Magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon ulit, ano ba ngayon? Ngayon ay December 19 na. Ano? Magandang umaga sa inyo lahat at sa ating mga susubaybay at sa ating mga supporters. Magandang umaga sa inyong lahat. At nandito na naman tayo upang magtalakayan regarding sa ating mga iba't ibang usapin at mga bagay-bagay na kaisipan na pwede nating talakayin regarding dito sa channel na to. At nagpapasalamat po ako lahat dun sa mga sumuporta sa aking channel kahapon, sa mga nag-akyatan, kayo din sa lahat ng mga nanood. Maraming salamat po sa inyo ulit. At salamat po ulit sa Diyos dahil binigyan niya naman ako ng pagkakataon na makapag-live ulit sa araw na ito. At nakita niyo naman, 'di ba, kanina yung ating nakalagay sa thumbnail is about perception and understanding. Ano? Yan, medyo maganda-gandang balitaktakan yan kasi maraming parang insight dyan regarding perception and understanding. Minsan hindi natin naiintindihan yung perception. Di ba? Ang alam lang natin is just emotional, yung understanding. Pero magandang silipin natin yung mga bagay-bagay nito, kung ano yung pagkakaiba ng perception at understanding. At kung ano din ang mga kinakapalooban nito at paano ba ito gamitin. Ano ba ang disadvantage at advantage ng perception at understanding? At saan ito nakaka-affect? Paano ito kumilo sa buhay natin, yung perception and understanding? Kaya dito sa mga sa araw na ito, tatalakayin natin yan, makikipag-usapin tayo sa mga bagay-bagay ukol dyan. Hindi rin ako professional at hindi rin ako expert sa mga bagay-bagay. I just want to say things and I just want to express what I want regarding this topic dito sa perception and understanding. Kasi marami tayong hindi naiintindihan yung pagkakaunawa natin minsan at pagkakaintindi natin sa mga situation at sa mga bagay-bagay minsan kasi nami-misinterpret natin at nadadala tayo minsan ng mga ating emotional at kung ano yung nasa surface, yun lang ang kadalasang nauunawa natin. Kaya sana bigyan nating daan ito at bigyan nating kaisipan or mabuting talakayan dito sa perception and understanding. Kasi ako talaga guys marami akong hindi nauunawaan dito sa mundong ito Marami akong gustong maunawaan at marami din akong gustong malaman Kahit sa pag-uugali ng tao, gayon din sa kanilang mga kaalaman. Gusto kong ano yun maintindihan din Kasi pag tinignan nyo, napakadaming tao sa mundo. Napakarami ring mga bagay-bagay na hindi natin, kumbaga parang hindi sukat ng ating kaisipan. For example, hindi naman lahat kaparehas ng isip ng isang presidente kung paano sila mag-isip at paano sila umunawa. For example, yung mga doktor, yung mga psychologist, yung mga, ano bang tawag doon, yung mga teachers. Iba-iba kasi yan ang kaisipan niyan Yung perception at mind thinking nila magkakaiba. Gayun din yung mga nauunawaan nila. Ops, meron pala tayong isang viewers. Si Coach Ricky, shoutout po sa inyo. Coach Ricky, maraming salamat po sa pagbisita sa aking channel. At ang topic po natin is regarding perception and understanding. Mamaya magbababa po ako ng link pero bago ako magbaba ng link, may gusto muna akong talakayin regarding dito. Gusto kong sabihin yung insight ko about perception and understanding. Kasi marami rin akong hindi nauunawaan. Yung ibubulaslas ko lang ngayon, yung nauunawaan ko. Tapos mamaya kung sakaling may mga iba pang aatin at may ibang gustong umakyat, pwede nilang i-share yung karanasan nila o yung nauunawaan nila regarding dito sa ano na to, sa talakayan na ito. Okay, makikinig lang kayo ko si Ricky. Salamat po sa anuhan. Mamaya naman po siguro may mga a-attend po Baka mamaya sila Mambatseba o sila Sir Nembel nandyan. Pero itatalakayin ko muna ito. Kasi ako sa mga experience ko sa buhay, ang pinaka parang hirap akong ma-pick up minsan yung ano yung understanding ng isang mga bagay-bagay. Sa tao kasi madaling masabi na nakikita natin o nauunawaan natin kasi base sa kinikilos o ginagawa niya Minsan yung ideology natin sa isang tao, dun lang natin naiintindihan. Pero minsan meron tayong bagay na hindi nakikita kasi hindi natin talaga siya nauunawaan Ang pinagkaiba kasi ng perception
at ng understanding. At parang halos magkasinonimo lang ito eh. Kasi ito ay for thinking din at for expression eh. Pero yung perception kasi, ang pinaka main nakahulugan niyan is for information eh. Parang ano siya eh, anong tawag doon? Pag nagpupukol ka ng perception, ano siya eh, parang organize siya eh. Parang organization, identification, interpretation. Lahat ng perception mo, dun mo na ibubuhos eh. For example, pag nagbigay ka ng isang perception regarding sa isang bagay, halimbawa, anong perception mo sa boxing? Ibibigay mo ngayon yung insight doon sa boxing. Doon na magbabase yun kung ano yung mga, kung paano mo i-interpret or paano mo, abang tawag doon, ano yung awareness mo o yung perceive mo regarding sa boxing. Yung ganun eh. Kumbaga meron kang, ano bang tawag doon, yung parang mataas yung ano mo eh, yung sensory mo at ano ka, aware ka, fully aware ka doon sa idea mo, doon sa ano, sa sinasabi mo. Doon naman sa understanding, ang pinagkaiba naman doon sa perception tsaka sa understanding, kasi magkaiba sila eh. Yung understanding kasi, ito naman yung mga bagay na medyo emotional. Di ba? Yung feelings, kung ano yung na-adapt mo, yun ang nakikitang, nakikita natin sa mga bagay-bagay na ano, na nakikita natin. Kaya minsan kapag, para maunawaan natin ang isang bagay, minsan 'di ba kumukuha tayo ng emotional para maunawaan natin. For example, pag ikaw ay nagko-consult ng isang tao, para maunawaan mo siya, eh, gumagamit ka ng feelings eh. 'Di ba? Hindi siya katulad sa perception na pag ginagamit mo 'yung perception mo mismo, meron ka ng information. Pero kadalasan kasi sa understanding na kailangan natin gamitin, pag sinonimo lang din kasi 'yan eh, pwede mong gamitin sa ano, sa mga bagay-bagay 'yan eh. Pero iba kasi ang tapon ng understanding sa perception eh. Yung feelings talaga kadalasan ginagamit yan sa understanding. Pero lahat ng tao merong understanding at perception. Ngayon naman, regarding dito sa pag-unawa or yung tinatawag nating parang logic sa perception at sa understanding, meron siyang ano eh, parang ibang ano niya eh, delivery niya sa mga bagay-bagay. Ang logic kasi ginagamit yan for reason eh. Kumbaga act of reasoning siya para makapagpatunay ka ng mga bagay-bagay. Kumbaga sa ano, saan bang tawag doon? Yung sinasabi mo na isang bagay, aware ka ron o naiintindihan mo na 'yung logic mo. Kasi minsan kasi merong ano, logic na pwede kang magbigay ng isang bagay na ano, na bang tawag doon, yung may reason na valid, meron kang evidence, meron kang ano bang tawag doon? Kumbaga basis dun sa sinasabi mo. Ganun. Shoutout nga pala kay Ma'am Batsheba. Si Ma'am Batsheba ay nandirito, no? Shoutout po, mamaya magbababa po ako ng link. Pero bago po ako magbaba ng link, may gusto lang po akong parang ipahayag regarding sa perception and understanding. Kasi nagbasa din ako kanina, nag-research ako eh, about dito eh. Medyo malalim nga talaga kasi marami kang iintindihin eh sa dalawang meaning na ito, sa dalawang salita na ito. Ang kailangan dito is yung mga ano eh, mga psychologists at magagaling sa ano man tawag doon, yung parang yung mga professor, kasi marami tayong hindi maiintindihan regarding dito sa word na ito eh. At kung paano ito nagta-transfer, nagka-accumulate sa isang tao. Paano natin nauunawaan yung mga bagay-bagay sa pamagitan ng perception and understanding. 'Di ba? Kasi yung understanding kasi, napakalawak na ito eh, malalim ito eh. Ang ginagamit kasi dito feelings eh, hindi katulad sa perception, yung ideology or yung information mo na tinatapon mo, para nag-i-interpret ka lang nun eh. Kumbaga meron ka ng fundamental basis na information na ibinibigay mo o tinatapon mo. Kung paano ka mag-analyze yung sensor information mo, kung paano ka mag-interpret, kumbaga medyo may pagka-organize yun eh, na i-relate mo siya sa awareness mo or yung sa nalalaman mo. Sige. Regarding naman dito sa ano, sa topic natin na ito. Ang insight ko kasi dito, parang gusto kong talakayin dito kasi maraming ano eh, hindi tayo naiintindihan. For example nga lang sa bahay, marami tayong hindi din nauunawaan sa family, 'di ba? Sa education, sa business, at gayon din sa politics eh. Ano ang perception niyan at ano ang understanding? Mamaya
Magtatry ako magtanong ng mga bagay-bagay ukol dyan. Pero gusto ko muna sana makita kung ano yung input dito, regarding dito. Nagsulat kasi ako eh, nag-research ako eh, tinignan ko eh. Di ba? Kasi kailangan dito sa perception, kailangan dito talaga ay ano eh. Kumbaga, organize ang mga bagay-bagay sa iyo eh. Di ba? Yung logic mo, yung proper reasoning mo, or yung reasonable way of thinking mo na itinatapon mo sa information, kailangan something reasonable at something ano, kumbaga parang mong tawag doon, may rules ka, kumbaga maganda yung process ng pagsasabi mo. Parang ganun. Base nga naman doon sa binasa ko, meron kasi iba't ibang klase ng ano eh, parang logic diyan sa bagay na yun, yung mga types of logic katulad ng informal, formal, merong symbolic pati mathematical eh. Ginagamit pala yan sa mga bagay-bagay para magkaroon tayo ng perception. Kasi sa perception kasi ang binabato mo kasi diyan information at ideology sa mga bagay-bagay. Kaya kailangan dapat yung reasoning mo is parang value, kumbaga parang reasonable talaga. For example po, yung isang unang ni-research ko is about informal eh. Yung tinatawag na reasoning to make argument. Kumbaga, meron palang ganun na magre-reason ka just to make for an argument eh. Parang madalas natin makita yun sa ano eh. Hindi naman debate ano, yung just for the sake of argument, di ba? Kahit yung reasons mo, hindi siya parang valid or hindi formal, pwede mong tawagin dun sa ano mo eh, na logic sa bagay-bagay eh. Diba? Meron mga, di ba, nag-argument kahit hindi naman siya formal. Parang yun ang tinatawag na informal, ano, informal logic na ginagamit yun kahit hindi parang, just for an argument, parang ganun, just for an argument, yun ang ginagamit. Kasi yung formal naman, base dito sa nabasa ko, ginagamit yun for ano eh, syllogism eh. Yun ang tawag, kumbaga parang dapat meron kang premise. Ginagamit yun, laging may premise. Kumbaga, meron kang parang basihan. Hindi, kumbaga parang nakabatay. Parang ganun. Diba? Kumbaga, meron kang evidence eh, sa ganun. Sa ganun. Yun naman ang isa pang pwede nating tawagin na parang is part of reasoning din. Yung isa naman, yung tinatawag na symbolic logic, ito ginagamit to kadalasan kapag ano eh, yung sa mga accuration, alimbawa yung sa map, yung mga valid ano argument or invalid argument, parang ito medyo ano ito eh, duyan ito dito sa informal and formal eh. Kumbaga ginagamit din ito just for symbolic procedures ng iyong reasoning. Kumbaga pag halimbawa magre-reason ka or magsasalita ka or gagawa ka ng actions mo sa pananaw mo or magbibigay ka ng perception, gumagamit ka ng ano, ng symbolic logic. Kumbaga meron kang symbolism, ginagamit din yun for informal and formal. Kumbaga parang both between dun, pwede mo siyang gamitin, kumbaga dun na siya pumapasok. Tapos meron naman tinatawag na mathematical, ito naman ginagamit din ito sa analyzing and problem solving. Kumbaga mas on numbers ito at mas on mathematics eh. Kaya yun ang ginagamit for another reasoning, kumbaga by numbers eh. Yun ang ginagamit doon. Yun ang nabasa ko ha, base dito sa sinaliksik ko kanina for the reasonings na ginagamit ng tao. Tapos yung tinatawag naman na isang yung dalawang act of reasoning din, yung tinatawag na deductive reasoning pati yung inductive reasoning eh. Yung sa dalawang reasoning na to dito sa act of reasoning na ito, kasi ano ito eh, kumbaga parang ginagamit natin ito sa pangangatwiran natin at kadalasan for explanation sa perception natin. Kasi once na nagbato ka ng perception, kailangan dapat organize yan eh. Diba? Na-interpret mo na maayos yung perception mo. At higit sa lahat, kapag ikaw ay nagsabi ng perception mo, dapat ano talaga yan? Kumbaga aware ka dyan, fully aware ka sa perception na sinasabi mo. Ngayon, dito naman sa types of reasoning na sinasabi ko, yung deductive reasoning, kailangan inferential siya. Kumbaga, ang tawag doon, kumbaga support certainty. Diba? Kumbaga, ano yan eh? Ano bang tawag doon? Ano bang tawag doon sa ano? Sa ano? Inference sa Tagalog? Para meron kang ebidensya. Yun. Sa mga ginagawa mo, kumbaga parang
sinasabi mo yung isang bagay ng reasoning mo, yung deductive reasoning mo, dahil meron kang pruweba at meron kang basihan. May nakabatay ka. Kaya kahit pumukol ka ng premise, di ba sa debate, ganun ang ginagawa lagi. Ano? Hinahanap agad lagi yung mga kusang nakabatay. Yun ang kadalasan na ginagamit ng act of reasoning. Yung isang types of act of reasoning. Yung isa naman, yung inductive, na tinatawag, ito, nabasa ko ito, inferential process providing strong support with high probability. Ibig sabihin, ito, mas mataas ito kaysa dito sa deductive. Eh. Ibig sabihin, yung evidence mo or yung mga basehan mo ay, kumbaga, mas mataas or mas malakas ang support nito. Kumbaga, yung probability is high. Kumbaga, dun sa kabila naman kasi, pwedeng mag-raise ka lang ng reason ng batayan, pero hindi siya ganun ka-fully strong na pwede mo sabihin agad na, ano bang tawag doon? Yun na, parang kumaga, limbawa, tumuklas ka ng isang bagay, yung possible, kumaga parang possible pa lang, pero yung probability, wala pa. Doon naman na lumalabas yun sa inductive, na kailangan pag nag-act of reasoning ka, kumbaga ito ay high kumbaga yung probability, mataas. Parang ganun na. Oy, meron tayong isa. Shoutout po pala kay Pulverizer. Salamat po sa pagdalo sa akin channel. Opo. Mamaya magbibigay ako ng hagdan regard kasi nagtatakil pa ako yun dun sa mga na-research ko para kahit papano yung mga makikinig halimbawa may idea dun sa sinasabi ko sa perception and understanding kasi magkaiba kasi yun eh. 'Di ba? Minsan akala natin yung understanding and perception is parehas. Pero halos magkasinonimo lang sila eh. Pero iba ang gamit din nito eh. Ang perception kasi ginagamit 'yan kumbaga organized ka dyan eh. Na-interpret mo siya na maayos kasi fully aware ka eh. Kumbaga parang sa tapon mo ng information, kumpleto. Hindi katulad sa understanding kasi kadalasan ginagamit dyan is emotion. To understand someone and to understand things, you must need an emotion para maintindihan mo yung mga bagay-bagay. Hindi katulad sa perception na you just kumbaga parang nagpupukol ka ng information or yung thoughts mo regarding dun sa nalalaman mo. Kaya gusto ko tong, kaya ko naman sinabi to na parang magkaiba at gusto kong i-separate ng paliwanag kasi marami tayong hindi naiintindihan regarding sa understanding eh. Minsan kasi yung ideology natin, nakikita lang natin base dun sa alam natin pero hindi pala natin yun naiintindihan. Hindi ko lang alam kung nagigest yung sinasabi ko pero yung perception tsaka understanding, malaki ang pagkakaiba nun eh. Yung hati dun sa kaunawaan. Kasi pag tinignan mo sa Tagalog, parehas lang silang unawa eh. Yung perception kasi, parang pagkakaunawa. Teka lang, titignan ko. Tama ba? Tama. Parang pag-unawa. Yung understanding is pagkakaunawaan. Parang ganun yun eh. Halos magkasinonimo lang sila eh. Pero iba yung pattern eh. Iba yung bitawan eh. Kaya maganda mamaya, may mga katanungan ako regarding sa perception kung paano dapat ito ginagamit. Yung mga disadvantage at advantage ng perception and understanding sa isang tao. For example, halimbawa sa pulubi. Anong perception ng pulubi? At bakit kadalasan hindi natin din sila naiintindihan? At ano ang perception natin halimbawa pag nakakita tayo ng pulubi? Diba? Ano ang understanding natin dun? Kasi once na nagbigay ka ng perception sa pulubi, ang maiisip agad natin, halimbawa, namamasura, kumakain ng mga rumi. Pero ano ba yung understanding regarding sa pulubi? Sana nakikita niyo yung yung parang gusto kong i-point out or yung parang hugutin. Diba? Parang ganun yun eh. Pwede natin sabihin, it's a part of understanding, pero meron tayong kailangan malaman na kailangan ng gamitin ng utak natin at kailangan gamitin din ng puso natin regarding sa dalawang words na ito. Kaya mamaya magtatanong ako kung halimbawa kung gusto niyong pumasok, sige, okay lang. Masok kayo. Mamaya titignan natin yan kasi ako nahihiwagahan din ako sa sa perception eh. Sa perception. Mamaya tatanong ko nga din yan sa mga gusto ko kasi may katanungan din eh kasi hindi tayo pare-pares lahat ng perception eh. Kahit yung understanding, hindi din tayo pare-parehas eh. Marami tayong dapat unawain. Unawain na
Hindi lang basta dahil nakapag ano na may perception ka, is alam mo na o organize ka na, kumaga parang dahil alam mo i-interpret o alam mong bitawan yung idea mo, is ganun na yun or understandable yun, pero hindi pa pala ganun yun. Dapat pala alam mo yung understanding doon sa perception mo. Hindi porket binato mo yung idea mo is ibig sabihin understandable yun. Ngayon ang pick up nun, mapipick up ba yung kagad ng ano ng sinabihan mo? Or yung binabato mong perception, hindi mo din naiintindihan. Alam mo lang kung paano siya, kumbaga sabi natin fully aware ka, pero hindi mo din alam yung pinaka ano, kumbaga hindi mo rin din siya naiintindihan. Hindi ko alam kung nagigets nyo ako, pero yun yung parang gusto kong ibulalas eh. Kumbaga parang halimbawa sa sarili mo. May mga idea ka na. Alam mo yung paano gagawin mo eh. For example, halimbawa para kang ano, mekaniko ka ng sasakyan. Nagme-mekanik ka. Alam mo yung ginagawa mo eh. Alam mo yung mga perception dun eh. Kasi fully aware ka sa ginagawa mo. Pero minsan may mga bagay ka na hindi maintindihan sa pagmamekaniko kasi hindi lahat ng sasakyan or hindi lahat ng gamit na gamit mo is naiintindihan mo. For example, ba, gumamit ka ng yabe, eh yung pinagamit sa iyo na yabe or yung parang pangtanggal ng nuts is ano, hindi mo gamay. Kaya hindi mo gano'ng maintindihan. Kumbaga parang ganun ano. Hindi ko lang alam kung nagigits niyo yung ano ko. May gusto kong ibulalas na sa back of the mind ko pero hindi ko maanuan eh. Yun kasi yung parang gusto kong makita din eh, sa ano eh. Sa ano eh, sa matawag doon sa usapin na ito eh. Pero mamaya sige, titingnan natin kung ano yung understanding ng bawat isa sa atin eh. At ano din yung mga tapon ng perception natin regarding sa mga bagay-bagay. Paano natin ito ginagamit? Kasi maraming ano eh, marami tayong dapat tignan dito eh. Katulad ako, hindi ko lahat kilala yung ano, yung mga nakakasama ko. 'Di ba? Paano natin ginagamit yung understanding sa buhay-buhay? Paano mo ginagamit yung perception mo sa trabaho? 'Di ba? Aware ka ba talaga dun sa ginagawa mo? Paano mo ginagamit ito? Paano ka nakakaunawa? 'Di ba? Paano mo naiintindihan ang isang bagay? For example, halimbawa, yung mga napipighati. 'Di ba? Yung mga nagkakaproblema, nagkakaroon ng mga hindi magagandang pangyayari sa buhay. Maaaring may perception tayo kasi nasasabi natin agad yung gusto nating sabihin. Ah, alam ko na kung bakit yung nagka-problema. Na perception yun eh. Pero naiintindihan mo ba mismo kung ano yun? Di ba? Kaya yun ang gusto kong parang hugutin, yung perception and understanding. Shoutout nga pala kay Sir Ricky, ay kay Coach Ricky, kay Ma'am Batsheba at kay Sir Paul Buraiser. Maraming salamat po sa pagbisita sa aking channel, ano? Mamaya magbababa po ako ng link. Pwede po tayong magtalakayan pero may gusto lang po akong sabihin. Baka mamaya matandaan niyo mayroon na kayong ma-extract doon sa ibig ko sabihin para mas magkaunawaan tayo kasi hindi din po ako expert professional pagdating sa ano, sa emotional at sa psychological eh. 'Di ba? Pero nag-research ako ng mga ilan-ilan doon sa differences nito. Pati kung paano siya ano umaandar kasi sa understanding and sa ano eh, sa perception eh, gagamit ka talaga dito ng ano eh, ng reasoning eh, para makuha mo yung mga bagay-bagay. Kumbaga talagang yung logic nito is ano, kumbaga ano ba tawag doon, maganda. Kumbaga titignan natin yung mga insight nito para ma-inspect natin kung ano ba ito. Gusto ko rin mamaya malaman, tatanong ko rin yung advantage at disadvantage ng perception at understanding sa isang tao eh. May-aring parang medyo parang mahirap hugutin to, pero meron eh. Tinignan ko rin yung kanina kung paanong nagkakaroon ng disadvantage at advantage yung perception at understanding. Meron eh. Mamaya magtatanong ako sa inyo. Halimbawa, ito katulad nito, yung sa workplace. Di ba? Paano sa'yo nakaka-apekto ang understanding at perception? Or anong perception mo sa workplace? Ano nakaka-affect sa'yo regarding sa understanding sa workplace mo? Gayun din, for example, sa business, sa politics, sa bahay, di ba? Paano tayo, pa,
paano natin maintindihan ng mga bagay-bagay? Yung sa pulubi nga lang, pinakamaganda example eh. Di ba? Papaano yun? Di ba? Hindi ko naman sinasabing kailangan maging kaparehas tayo nakaisipan ng lahat. Pero pag tinignan mo kasi yung mga small things, katulad ng halimbawa sa mga pulubi, mga may hirap, di ba? Ano ang kailangan nating i-understand dun? Hindi naman kasi lahat porkit mas mahusay ka o mas alam mo yung mga bagay-bagay, is lamang ka na dun. Diba, makamamaya, mas lamang pa pala sila yun kasi meron kang hindi naiintindihan na sila lang ang nakakaunawa. Kaya mamaya gusto kong ino yun eh. Saliksikin eh. At para makita din natin dito kung paano natin kukontrolin yung mga emotions. Kasi papasok na sa understanding yung emotions eh. Yung sa perception kasi, dyan papasok kung paano ka yung critical thinking mo sa mga bagay-bagay. Dyan mo makikita kung paano ka humandle ng situation sa pamamagitan ng mga ideas mo. Diba? Kung ano yung mga perception natin sa mga bagay-bagay. Tapos dun sa understanding, dyan napapasok yung mga emotional natin. Kung paano natin i-handle yung situation. Diba? Kasi pag pag gusto mong unawain or magkaunawaan kayo siya ng isang tao, hahanapin mo yung feelings nun eh. Kumbaga ilalagay mo yung sitwasyon mo sa mga paanon para maunawaan mo ang isang bagay. Yun ang gusto ko makita mamaya. Kung paano natin ilalapag yung mga sarili natin o uunawain yung bawat isa sa atin. Kasi maraming din akong hindi alam pagdating dyan eh. Hindi naman ako nakakabasa ng puso ng isip ng tao. Diba? Kaya gusto ko dito na talakayin natin ito at kung saan tayo makakarating. Diba? Kasi pang ano ito eh, yung sinerge ko kanina mahaba eh. Pumikap na lang ako ng ilang mga pepede kung kaya kong i-drive. Kasi pang ano ito eh, kumaga parang malalim pala ito. 'Di ba? Kailangan dito talaga is full ano ka, pero pwede nating i-relate sa buhay ito kasi iba-iba yung differences natin eh. Baka mamaya sa talakayan mamaya, tanungan, 'di ba? Magkaroon tayo ng unawa sa mga bagay-bagay, 'di ba? Maglalapag po ako ng link ka. Mamaya nga rin, magbabanggit din ako ng ukol sa Bible kasi sa perception kasi marami tayong kailangan unawain dyan eh. Kahit ang Diyos kasi, meron din siyang perception at meron din siyang understanding. Yun ang naiunawaan ko eh. Yung sa perception ng Diyos eh. Kasi nakasulat sa Bible eh. Pero minsan yung every person na makakasalamuhan natin at yung mga tao na nakikilala natin, hindi natin alam lahat ng ano niyan eh. Kung paano natin sila iintindihin. Pwedeng halimbawa, sabihin mo, makikisama ka. Kasi minsan kasi yung salitang pakikisama, parang hindi ka talaga nakikisama nun eh. Alam nyo po ba kung bakit? Ibig sabihin, wala kang joy dun sa pakikisama, kaya ka lang nakikisama kasi you're just parang to be good for them. Pero iba pala yung pakikisama sa nakikisama. Parang ganun, ewan ko lang kung napipick up niya yung sinasabi ko. Kaya ka nakikisama because, for example, parang meron kang gustong ihatid sa kanila din na parang, for example, halimbawa, yung ginawa ni San Pablo dati, nakisama siya sa mga hintil eh. Kahit yung mga kahalubilo niya ron, hindi niya kapananampalataya, nakisama siya in order to see the goods in the Bible and what God wants to, ano, parang nung, anong gustong malaman ng, ano, ng, kumbaga parang gustong palabasin ni Pablo doon, nakikisama siya kasi para makita yung kabutihan ng Diyos. May maakay siya sa kabutihan. Parang ganun, isa yun, di ba? Tapos yung isa naman na nakikisama ka kasi talagang nasa ng puso mo yun. Di ba? Nasa ng puso mo yun. Parang ganun. Kasi ito eh, ano ba yung sinabi sa ano? Ay, hindi, mamaya ako nababanggitin ito. Di ba? Pero bago yan, magbababa muna ako ng ano, ng link. Gusto ko makuha yung mga idea ng mga tao eh, regarding sa understanding at perception. May mga katanungan ako, teka lang guys. Oy, shout out nga pala si ano to. Kay Carol Bates, ano ba? Carol Bates and Tigres. Shout out Tigres. Maraming salamat sa pag ano punta sa akin channel ah. Teka lang, magbababa ako ng link. Teka lang, paano ba to?
invite guest ito. Tapos copy. Teka lang guys ah. Kung gusto niyo umakyat, pwede tayong magano kasi itong ano eh maganda ito eh. O ayan guys, pag gusto niyo umakyat, akyat lang kayo. Huwag kayong mahiya kasi pwede tayong magkwentuhan dito regarding sa ano eh. Yung sa mga naiintindihan natin sa mga pagkatao. Sa perception kasi gumagamit tayo dyan ideology, mga information na alam natin. Kung paano tayo mag-analyze, di ba, mag-interpret ng idea at information. Doon naman sa understanding, ang ginagamit kasi dyan yung emotional eh. Para maintindihan mo yung mga bagay-bagay, gagamit ka rin ng emotions para maunawaan mo ang isang tao o ang isang bagay. Kaya sana may umakyat. Akyat kayo, Mr. Sir Pulverizer at Tigres. Akyat ka, Tigres. Si Ma'am Batseba, nandyan ba? Pati si Coach. Akyat kayo, huwag kayo mahiya. Akyat kayo. Yun, may umakyat. Ah, si Ma'am Batseba. Oops, welcome po Ma'am Batseba sa ating talakayan ngayon. Ah, hello po. Oo, magandang morning. Magandang umaga sa inyo lahat dyan. Ang ganda ng topic mo. Kaya nga para po Ma'am. Oo, para kung bumalik nung first year college ng ano yun eh. Logic and ethics yata yung subject na yun. Nakalimutan ko na. Siguro, more than 30 years. Sobrang tagal na, no? Ito naman, ma'am, tanong ko lang din to regarding sa ano, bago ako magpa-explain sa inyo ng mga bagay-bagay. Kasi yung perception pala at understanding, halos magkasinonimo lang sila eh, pero iba pala ang gamit nitong dalawang ito. At mas marami tayong dapat kailangan unawain dito sa dalawang gamit na ito eh. Di ba ang perception kasi ginagamit siya. Meron ka ng constructive idea na itinatapon na information. Kung maga fully aware ka na sa sinasabi mo, alam mo, sa idea. Fully aware ka na, kung maga parang organized na yun ang sinabi mo na yun eh. Kung maga meron ka ng abasihan dun sa sinasabi mo, di ba? Kaya nga tinatawag na perspective way of thoughts or perception. Doon naman sa understanding, ma'am, yung medyo malalim ito eh na kailangan unawain natin kasi ang pagkakaunawa ko sa understanding emotional ito eh, 'di ba? Kumbaga meron kang emotion dito para maintindihan mo yung isang bagay-bagay, hindi ka tulad sa perception na tinitignan mo yung isang bagay kasi full info ka na. For example, alam ba sa boxing, alam mo boxingero. Alam mo na yung insight ng boxing, is sumusuntok, jumai jab, may ano. Pero yung emotional, yung understanding doon sa scenario ng, for example lang ito, scenario ng boxing, is parang papaano natin naiintindihan yun. Yung parang ganun, di ba, kung napipick up nyo yung ano ko. Ngayon naman, ibibigay ko sa inyo yung floor regarding sa pagkakaunawa nyo sa perception at understanding at paki-expound na yung dalawa kung ano yung experience nyo dyan at ano po yung pananaw nyo regarding dyan. Sige po, ma'am. Oo, sa akin, simple lang. Ang perception kasi is ano yun eh, your idea and analysis sa mga bagay-bagay na nakikita mo, naramdaman mo, or kasi nakukuha sa senses natin. Like for example, sinabi mo na, oh, yung kape na to matamis. So matamis talaga, that is your perception. Ngayon, pagsabihin natin na... Ay, welcome natin si Coach Ricky. Coach Ricky. Coach Ricky. Hi, Coach. Oh, si Sir Nemo, nandiyan na. Sir Nemo, lo. Ito. Matutulog ako dito. Ano yung gagawin dyan, Coach? Oh, sige po. Matutulog ako kay ano nito, kay Sir Nemuel.
Shout out po kay Tigres. Nakita mo, ang ganda ko, di ba? Hindi nagpakita sa akin kanina, kaya hindi kita napaakyat. Sabi kay Coach Ricky, ake sana ako nung ano, kaso na lang. Pero okay naman na. Anyway. Oh, parang nakita ko nga kayo kanina, parang okay na nga eh. Maganda to, pwede i-relate to yung nangyari kanina na, ito ah, total, ano naman yun eh. Social media naman at nangyari naman. Siguro pwede rin tayo magbigay ng opinion regarding dito sa mga nangyari. Maganda rin yun, perception and understanding dun sa mga nangyari kanina. Ako natuwa nga ako kanina eh. Diba? Parang ganda ng ano eh. Nang nangyari kanina. Kaya ngayon, mamaya ma'am, sige, i-ano natin yan pag marami na tayo. Kayo munang bahala sa floor kung ano yung naiintindihan nyo sa perception and understanding. Sige, tuloy nyo po, ma'am. Oh, yun sa akin basic lang, sa akin naman. Ito naman yung ano ko dun, di ba? Sabi ko nga kanina, your idea and analysis towards dun sa senses, kung ano yung naramdaman mo or ano yung pagkaka... yung evaluation mo sa like kung ano yung nakikita mo, kung ano yung nafe-feel mo, or kung ano yung taste na naririnig mo, di ba? Ngayon, sabi ko nga kanina, yung asukal is matamis, di ba? Yun, perception, matamis. Ngayon, pag sinabi mo na bakit kaya matamis yung asukal? Titikman mo ngayon yun kasi gusto mo mapatunayan na matamis. Na bakit matamis? Tapos sasabihin mo ngayon, kaya pala siya matamis kasi ganito yun. Nagkakaroon ka ngayon ng pag-uunawa sa isang bagay. That is understanding. So, yung perception mo is asukal siya, kung ano yung composition ng asukal, kung ano yung analysis mo ng isang bagay. Kumbaga yung interpretation mo dun sa isang ano, ba asukal. Your alam mo yung figure. Your interpretation, your idea and analysis sa isang bagay. Yun yun. Saan mo nakukuha yung idea? Saan mo nakukuha yung analysis mo? Through your senses na nag-register sa sensor ng ating brain at magre-release yun kung ano yung idea na yun. So, that is perception. Ngayon naman, dun sa understanding naman, almost the same, di ba? Kasi ang kung titingnan mo, yung perception is yun yung understanding mo dun sa isang bagay. Kaso nga lang, may isang meaning ang understanding na yun ang sinasabi mo kanina according dun sa explanation mo ay kung ano yung ginagamitan ng feelings, 'di ba sabi mo? Emotional, ma'am. Oo, ng emotion. Yun naman kasi ay paano mo iintindihin naman 'yon? Iba naman 'yon. Paano mo iintindihin yung isang bagay? 'Di ba? Oh, i-relate natin dun sa kanina, 'di ba? May mga nangyari, may kanya-kanyang ano 'yun eh, perception ng bawat isa, 'di ba? But in the end, nagkaroon ng understanding kasi naunawaan na niya eh, at kailangan unawain ang bawat isa, ang bawat isa doon kung ano man yun. So, yun yung ano ko. Kasi kung sa logic and ethics, yung perception is yung sinabi ko kanina. Ngayon kasi, part of your analysis, you must have to understand kung ano yung nakita mo, kung ano yung observation mo, kung ano yung idea mo. Pero yung sinasabing understanding or kailangan mong unawain, ibang ano naman yun, ibang aspeto rin naman yun. Kumbaga sinasabi nyo ma'am, base dun sa narinig ko sinabi nyo, iba din ang gamit ng understanding na yun. Kumbaga kasi sa Tagalog, tinignan ko din ma'am eh. Alos sinonimo lang eh, pagkakaunawa, unawain, parang dun lang naglalaro eh. Pero base sa narinig ko sinabi nyo kanina, ibang aspect. Pero parang malalim ito na parang gagamit ka talaga ng feelings. Kumbaga parang ang pick up ko sinabi nyo ma'am na kailangan lumugar ka sa paa niya para maramdaman mo yung o ma-understand mo yung isang tao o yung mga bagay-bagay. Parang ganun ano ma'am. Meron ako. Not necessarily naman na ganun. Yung kailangan mong unawain or
kailangan mong unawain o kailangan mong intindihin yung isang bagay at sitwasyon. Diba? Iba kasi, pag perception kasi is, ano, sabi ko nga, yun yung idea mo or analysis mo dun sa isang bagay. Iba naman yung sinasabi mong understanding na kailangan mong unawain or intindihin yung isang bagay. Magkaiba. In that sense, magkaiba talaga sila. Kasi kahit na katulad doon, ang sinasabi mo, ang sa sinasabi mo na understanding ha, kasi ako may iba akong paniniwala sa understanding eh. Pero doon sa sinasabi mo na understanding, kahit na alam mo yung i-relate natin sa kanina, yun yung sinasabi mo. Kahit na alam mo na yung isang tao ay nagkamali na or mali yung ginawa niya, sige, iintindihin mo na lang para lang magkaroon ng peace. Iba rin naman yung ganun. Diba? So, iba yun. Pero yung sa perception na gusto mong unawain kung ano yung isang bagay, iba din yun. Diba? So, magkaiba yun, magkaiba. Tatanungin ko naman po si ano eh si Coach Ricky. Ah. Coach Ricky, tatanungin po kayo regarding sa perception and understanding. Eh. Ano po ang experience niyo rito sa perception at sa understanding? Yung perception kasi madalas parang information na 'yan eh, na alam natin eh. Pero yung understanding kasi minsan kasi parang kailangan natin diyan ng emotional, parang mas malalim din ito eh, parang yung pagkakaunawa natin kung paano natin uunawain. Eh. 'Di ba? Kayo po, ano pong pananaw nyo dyan? Sa akin kasi, ako, pwede ko yung sa yoga. Punta tayo sa yoga, okay? Sige po. Meron ako isang tanong sa inyo, sa inyong tatlo dito. Anong paningin nyo sa yoga? Ano ba talaga yung yoga? Relaxing. Isa yan. Meditation ata ano? Yung yoga. Oh, yan. Ikaw ma'am, ano, Batsiba? Sa akin kasi, meditation and mindfulness kasi sa akin yung yoga. Actually, yan yung perception natin. Ah, yan yung perception nyo. Actually, noon, nung hindi pa ako nakapag-yoga talaga, yan din yung perception ko talaga sa yoga. Ah, ito, ano lang siya, relaxation lang siya, ganun. Ano kayang meron doon? So, sa isip ko, ano kayang meron doon sa yoga na yun? So, ang ginawa ko, nag-join talaga ako sa yoga. Nung mag-join ko sa yoga, ando na yung sinabi mo na feeling, yung sinabi mo kanina na ano, na, ito pala yun. O yung emosyon na, hala, hindi lang pala meditation tong yoga. Kailangan ko palang lakas ko dito at saka ano, doon ko nalaman na, ganun pala. So, yun, understand ko na, nung maka-join ako ng yoga talaga, na-understand ko, ganito pa talaga ang kuhan, yoga. Hindi pala masabing, ano lang, yung pang-relaxing. Kasi, mostly talaga ng mga kaibigan ko, yung hindi pa nakasali ng yoga, pag sinabihan ko, ano ba talagang yoga? Yan yun talaga. Minsan sabihin lang religion, sabi nila ganon. Ako hindi po yan, ganyan ang yoga, sabi ko. Tapos merong gustong mag-join sa akin, sabi nila maging bakla tayo niyan, Ricky, kasi sa babae lang yung yoga, sabi nila. Yan yung perception nila. Kasi hindi pa nila na feel, na try kung ano talaga ang yoga. So, mula noon, pati nga mga bodybuilder na kaibigan ko, sabi nila, hindi naman yan pang bodybuilder, Ricky. Sabi ko, mag-join muna kayo ng yoga kung ano ka-important ang yoga sa ano nyo, sa katawan nyo. Nung mag-join sila, hala, hindi pala ganito yung yoga. No? Akala ko, matutulog lang tayo, mag-meditation. Di ba, yan lahat yung perception nyo, no? Pero kung maka-join kayo ng yoga, sabihin nyo talagang, naku po, ano ba talaga itong yoga? Yung ganito ang pala. Yoga, alam ko lang dati, Coach Ricky, parang yung mag-i-stretching, yung parang... Oh, ganon. Ganon yung... Minsan, kaya nga, minsan yung mga yung nag-exercise, sabi nila, sa end, mag-ano tayo, mag-yoga, kasi pang ano natin, pang stretching, ganon. So, hindi ganyan ang yoga. Sabi ko sa kanila, pwede akong magbigay sa inyo ng yoga asanas, pero
hindi yan yung yoga talaga na sinabi mo na pang stretching lang. Kasi ang yoga talaga, siya yung pinaka-hard na workout. Lahat ng mga exercise na laman nyo, yung takbo, yung wala yan. Sa yoga, mind, pag body and soul kasi yung yoga. Oh. Kasi hindi nila, mind, body, kailangan mong i-feel eh. Pag andun ka na, ganito pala, kailangan ko palang gaganito ako. Kasi hindi pwedeng yung sinabi na pupunta lang ako dito mag-meditate. Iba na yon, iba na yung mga ganun. Merong part sa yoga na ganun, pero isang part lang yun sa yoga. Yung mga sinabi nyo na ano, relaxation, ganun na yun. Kailangan mo talagang ma-understand yung yoga. Kaya kung gusto nyong malaman nyo kung ano talagang yoga, kailangan kayong pumasok. Hindi lang yung perception yung nakita nyo. Kailangan maunawaan talaga ng Coach Ricky. Ano, gagamit ka talaga na parang yun na pumapasok yung understanding sa mga bagay-bagay. Kasi minsan, di ba, nakikita nga lang natin. Akala na nga natin, di ba, minsan, ay, kala mo madali lang eh, di ba? Yun yung parang perception. Tingnan mo yung yoga sa YouTube. Hala, ganun pala yung yoga. Pero pag andun ka na, ay, kaya pala ginawa nila tong post na to kasi may purpose. Ganun yun. At malaman mo na doon na meron palang ano purpose tong ginawa niya na ganito na position, ganun. Pero pag tingnan mo lang yan, makita mo yoga, perception mo lang sa yoga, pang relaxation lang talaga ang yoga. Ganun yung ano ko, definition sa ano ko, sa perception. Pero yung sa koan, yung sa understanding, kailangan kang pumasok sa yoga para malaman mo talaga. Kumbaga talaga ma-experience mo. Experience mo at sa maramdaman mo. Yan yung understanding sa akin. Opo. Sige, tatanungin ko naman po si Tigres. Tigres, nandiyan ka ba, Tigres? First time kong bumasok, may tanong agad. Salamat. Sige, ito naman, Tigres. Ang tanong ko naman sa'yo regarding sa topic natin about perception and understanding. Anong mga na-experience mo dito at anong pananaw mo sa dalawang salita na ito? Perception at understanding. Gamitin mo si Paul. Alo. Si Paul talaga. Sige. Gagamitin ko na siya ngayon. Sige. Example mo. Example? Talaga. Hindi, yung perception mo lang tapos understanding mo. Regarding kay Sir Paul, di ba? O, pwede mong gawin example yun. Pwede mo siya. Perception ko sa kanya, actually, yung pagiging joker niya, char. Parang ayokong ituloy ah. Iba na lang. Hindi, ano mo na lang, ano, Tigres, yung parang pananaw mo na lang. General, yung, ano? I-general mo na yung mga ano para. Lang, anong pinag-example mo? Hindi, ibahin na lang natin. Yung... Sige. I am a booking. Wala naman. Yung sa pagiging ano natin, no? Perception ko as bilang FW, di ba? Yung pagkakaunawa ko noon talaga yung pag OFW ka, syempre malaki yung kita. Akala mo, hindi ka hindi ganun kadali ang kumita ng pera sa abroad. Kasi di ba yun yung nakikita natin sa iba kapag abroad, nakapagpagawa ng ganito, nakapagpadala ng malaking pera, ganun. Naibibigay yung mga gusto ng mga mahal nila sa buhay. Pero once na makapag-abroad ka na, dyan mo nawaan kung anong meron, kung ano yung mga naranasan ng mga OFW bilang isang worker sa ibang bansa. Yun na yun. Doon natin yun. Naunawaan at naiintindihan. Yun. Okay na yun. Kung ano kahirap ang kumita ng pera sa ibang bansa. Sana may mga tatay at nanay nanood. Yung sinasabi mo talaga yung Tigres. Oo. Sige, Tigres, ituloy mo. Ano pang parang baka may ibubulas-las ka pa. Ano pang parang experience mo at pananaw mo sa ano diyan?
Perception and understanding. Oh, yung perception. Yung perception mo, mababago talaga once na ma-experience mo yung bagay na inaakala mo na ganun kadali, yun pala yung mahirap. Siyempre bilang sa pag-abroad mo, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin, di ba? So, sa experience mo, maunawaan mo na lalo na kung yung amo mo ay hindi maganda yung ugali, tapos kung yung pagtrato nila sa'yo hindi maganda, maiisip mo lahat yun na sana hindi na lang ako nag-abroad, ganito pala kahirap dito. Di ba yung perception mo dati? Madali lang, di ba? Madali lang kung tingnan, pero kung gawin, mahirap din pala. So doon natin... Kung baga pag inisip mo, pag napunta ka sa ibang bansa, parang kala mo marirelax ka, pero dahil sa trabaho at doon sa mga... kasi kung baga parang ang napi-perceive mo o yung napi-percept mo doon sa kapaligiran mo, is kala mo parang easy work lang, di ba? Pero malalim din pala yun na kailangan mong intindihin. Halimbawa, yung example lang, Tigre, alam ko, OFW lahat sa inyo, pati sila Sir Nemuel, pati si Lakots Ricky. Mm-mm. Ano eh, yung makikisama ka sa work, di ba, napakahirap din nun eh. Iintindihin mo, yung understanding dun, napaka ano eh. Kailangan ano ka eh. Kumbaga, matyaga ka eh, di ba? Pasensya mo talaga, unang-una, yung matiisin, tapos kailangan mong pakisamahan yung mga taong kahit minsan sisigawan ka. Kailangan mo lamunin lahat ng pride mo hanggat maayos lang yung relasyon ninyo ng amo mo, ganun. Pero minsan, kailangan mo rin lumaban. Para maunawaan rin nila. Diba? Oh, yun na yung sa akin. Okay. Maraming salamat, Tigres. Pero ito naman, mag-open up naman ako ng parang open forum tayo regarding sa mga experience dyan sa perception and understanding. Kasi lahat naman sa inyo, kadalasan OFW eh. Anong pinaka-worst na na-experience nyo regarding sa, yung kumbaga napi-perceive nyo yung OFW kayo, di ba, nagtatrabaho kayo? Siyempre. Ano yung, worst things na na-experience nyo sa perception and understanding nung kayo ay nagtatrabaho? Meron ba kayo na-encounter na parang akala nyo nung umpisa ay okay kayo? Tapos yung nandun na pala kayo, nahirapan kayo kasi hindi nyo pala naintindihan talaga. O kaya, alam ba, nung nagtatrabaho kayo, may mga nakaaway na ba kayo? O kaya, kayo ba ay sumama na rin ba ang loob nyo regarding dun sa ginagawa nyo sa trabaho? Kumbaga, parang yung understanding na pumapasok dun, parang dun yung nakita na parang hindi pala ganun. Akala nyo nung umpisa, mabait, pero yung pala, hindi pala. Anong experience nyo dun? Unahin ko po muna si Ma'am Batsheba. Paano yan? Hindi naman ako OFW. Hindi, kahit dyan sa hindi work. Hindi po, ma'am. Kahit yung mga experience nyo na lang po, ma'am, sa ano yung sa work. Hindi, ganito na lang kasimple. Sa trabaho, di ba? Una-una, di ba, maghanap ka ng trabaho. Gusto mo, like, ako, no? Sa ano ako, real estate, sa sales. Like, for example, ako, nakita ko ng company, sabihin natin halimbawa Ayala condominium ganyan. Ang Ayala ang may condominium, may house and lot. Perception mo is ay wow, Ayala. Hindi mo kailangan na hindi mo na kailangan kasi hindi mo na kailangan i-sell stock kasi Ayala pa lang, yung brand pa lang, kilala na. Yun yung perception mo. Akala mo madali lang. Pero, pag andun ka na sa actual na trabaho mo, hindi ganun kadali kasi ang daming pagdadaanan. Lalo na yung, halimbawa, condominium. Hindi ganun kadali kasi mas complicated magbenta ng condominium kaysa sa house and lot. Una pa lang sabihin mo, kaya ko yan kasi may experience ako sa sales, may mga ganyan-ganyan. Pero pag nandyan ka na, kailangan mong intindihin, unawain ang lahat. Kailangan mong matutunan ang lahat, lalong-lalo na sa mga computations. Kasi pag hindi mo maunawaan lahat yan, hindi mo mai-translate doon sa kliyente.
So kung hindi mo ma-translate, hindi maunawaan ng kliyente, eh hindi ka makakabenta. Diba? Kumbaga mama, hihirit lang ako mga sinabi nyo. Ibig sabihin okay, din, parang halimbawa, kailangan pa din talaga ng perception. Kasi di ba yung sabi nyo nga, yung perception is yung idea mo, yung pagkaka-analyze mo. Kailangan din pala talaga, base dun sa sinabi nyo, para, kumbaga parang ang connection ko ron sa naunawaan ko sa sinabi nyo, yung connection ng understanding and perception, kailangan yung perception mo is mataas din. Hindi lang basta parang halimbawa, alam mo, parang ganun, ano? Parang ganun yung na-pick up ko sa sinabi nyo, ma'am. Oo, at doon napapasok yung ano eh, yung logic, yung different types of logic. Doon reasoning or logic, opo, siguro. Oo, doon lahat papasok yun. Kasi sa pagtatrabaho, hindi ko alam ha, ito sa trabaho ko lang. Kasi una-una, halimbawa, doon sa profiling, doon mo maano yung, simple lang, hindi mo naman kailangan tanungin lahat, pero sa may mga training kasi madali mo na yan ano madali mo na kukunin kung paano mo ma-profile yung isang kliyente. Ngayon hindi lang yun, 'di ba? May yung mga computations, may ano, lahat balanse na maintindihan ng kliyente. So maipapasa mo doon sa kanya na maintindihan niya. 'Di ba? Sa kliyente. Ito malalim na explanation kasi ng logic. Pero, ang ano lang, ang bottom line doon lang is, gusto mo ng trabaho, akala mo madali lang, eh, kasabihin, magbebenta ng kondo, bahay, pero, ang tanong, paano mo maita-translate yung sales na makuha mo yung binibentahan mo na maklose mo yung deal. So, kailangan maintindihan mo yan kung paano mo maipapaunawa doon sa kliyente mo na maintindihan niya ang produkto mo na ma-convert into sale. Yun yun. Parang kasi nasabi niyo, ma'am, kailangan talaga ng ano ito, no, ma'am? Deep understanding at yung perception mo is kaya mong i-handle talaga. Kasi ma'am, di ba sabi nyo nga kanina, pag magsisales ka, papaunawa mo talaga sa tao kung ano yung product mo at ano yung, kumbaga parang, ano yung bentahin mo ron sa ano mo eh, sa market mo eh, di ba? Kaya kumbaga sa deep understanding, dun sa sinasabi nyo sa understanding, is parang talagang gagamit ka ng skills. Di ba alam natin ang understanding, minsan kukuha tayo ng emotional ano. Pero dito sa sinasabi nyo, kailangan mo magpaunawa about techniques or skills. Parang ganun ba yung sinasabi nyo, ma'am? About sa understanding ah. Yun ang parang na-pick up ko. Oo, kasi ito yung ano ko, ito yung explanation ko doon sa sinasabi mong perception and understanding. Yung kanina kasi ang sinasabi mo, yung unawain, paano mo uunawain yung sitwasyon, di ba? Ito kasi ito yung ano ko, perception, parang ito yung nakikita mo, ito yung akala mo. Kasi ito yung naiisip mo na, okay, madali lang. Kasi magbebenta lang ako ng condo, house and lot, ganyan. Pero, kung andun ka na sa salesmanship, yung cycle ng salesmanship, kung i-aano mo na yan, kung ipapractice mo na yan, paano mo ngayon itatranslate? Andun na yung understanding. Kasi kailangan may translate mo yan doon sa buyer na maintindihan niya kung ano yung binibenta mo. At hindi lang kung ano yung binibenta mo, kailangan maintindihan niya yung computation, after sales, yung hindi lang yung from the company, from the product, at saka yung specs ng product mo, hindi lang yung price, hindi lang yung after sales. Masyadong malawak, malalim. So kailangan paintindi mo 'yun sa kanya. Kasi kahit may pera 'yan, kung hindi niya maintindihan, hindi mo mai-translate yung ibig mo sabihin doon sa kliyente, you cannot make a sale kasi hindi niya naintindihan eh. So kailangan ma-understand niya kung ano yung ibig sabihin nung binebenta mo. So, yun. Tama po kayo, ma'am.
Tama po kayo doon. Kailangan talaga Doon yung doon malaman niya yung lalabas yung ano. understanding. Doon lalabas kung Tama po. paano mo ita-translate na maintindihan ng kliyente mo kung ano yung ibig mong sabihin. Yun. Opo, tama po kayo, ma'am. Doon lalabas yung tama naman po. For different kumbaga types yung of sinabi knowledge. Nyo kanina, ma'am, na kailangan talaga ng ano yun eh. Kumbaga gagamitan mo ng skills kasi lalo na sa marketing, ano. Parang kakagamit ka ng kakayahan para maintindihan ng customer mo yung ano mo, yung minamarket mo, di ba? Papasok din pala doon yung parang yung perception mo regarding sa experience. Tapos yung understanding, paano mo siya papaunawaan o mauunawaan niya sa pamagitan ng kung paano mo ginagamit yung perception mo. Paano mo siya, di ba, para paano mo binibigay yung idea mo regarding sa isang market. Oo, yun diba? Yung tinatawag na art. Doon pumapasok yung salesmanship. Na, di ba, sa common na salita sinasabi, sinisales talk mo. Pero actually, hindi naman yan sales talk. Ipapaunawa mo lang kung ano yung ibig sabihin mo. Kaya lang sa ano kantong salita, sinales talk ako. Parang ganun ba? Pero salesmanship yan. It's the art of selling. Kung paano mo ma-translate sa kliyente mo. Yun, excuse me. May na-pick up din ako sa sinabi nyo kanina. May natutunan ako dun sa style lang. Ano, pwede palang gamitin din yung ganun. Sige, tanongin naman po natin si Coach Ricky. Coach Ricky, nandiyan po ba kayo, Coach Ricky? Excuse me. Nag-copy. Narinig mo ako? Opo, narinig ko po kayo, Coach Ricky. Opo. Ang ano ko po, ang katanungan ko po, Coach Ricky, ano po yung mga nakaraan yung experience, di ba OFW po kayo, ano po ang worst experience nyo regarding sa perception at sa understanding? Meron ba kayong mga na-experience na napakahirap unawain or meron kayo sa katrabaho nyo na nahirapan kayong unawain o kaya kahit ipaintindi nyo sa kanya, hindi nyo naiintindihan? Meron na ba kayong na-experience na parang kaguluhan sa pagkakaunawaan, parang ganun. Meron na po ba kayong na-experience sa trabaho na ganun? Sa ano kasi, sa yung sinabi ni Ma'am Patsiba kanina, ibang iba kasi sa mga, sa perception din na nakita ko sa ano ko, sa experience ko dito sa Maroon. G-man. Yung sa ano talaga sa amin, babay na yung na-feel, yung experience ko talaga, kasi Ako yung iano ko to sa ano experience ko talaga sa unang trabaho ko dito sa Barit. Nakapasok kasi dito galing pa diyan sa Pinas, galing na ako sa ano company na yan. Hindi na ako magamit ng ano ng company na ano ina pangalan ng company. Galing ako sa company na yan. Yung trabaho ko, mahal ko yung trabaho ko. Tapos diyan parang diyan na yun na anong tawag, baid sa Tagalog man. Yung, Nahasa. Diyan sa company na yan, nahasa yung ano ko, yung maybe sabihin natin talento or yung ano ko, yung kaalaman ko sa work na yan. Nung makakita ako ng opportunities dito sa Bahrain, ginagrab ko, nag-apply ako, kuha kaagad ako kasi galing na ako doon sa company nila, eh, branch lang yun. Pero intern, ano lang yan sa ibang country lang. So, dyan sa Barin nakuha ako. Nung andon ako, ako yung pinakaunang instructor dito talaga sa Barin na Pilipino na akala nga nila Portuguese ako kasi mostly ng mga ano, mga anong tawag niyan, yung mga instructor na ganyan, international, Portuguese yung ano, kinukuha nila. Kasi yung ano ko, yung mukha ko, yung pangalan ko at saka ano, parang Portuguese kasi eh. So kinuha nila ako nung unang tsaka sila, isap ako lang Pilipino, ganun. Yung ganun sila ba, sabi ko, bakit ano bang pagtingin niyo sa akin nung mag-apply ako? Sabi niyo, kala namin ano ka, Portuguese kasi daw, kalbo, dahil ano. Ganun yung mga Portuguese yung ano nila eh. Nung nandun ako talaga, lahat ng gawain akin kasi ano ako lang yung ano international certified sa ganoong ano eh sa ilagay natin yung body combat, body balance, saka ano, saka dito pinakaunang ano yon, mga klase yon dito sa Bahrain na nakapasok
So now, laon, nagdaan mga taon, nagdaan mga taon. So, yung manager ko na South African, na ano na siya, na ano tawag niya, yung, parang ano na siya sa akin ba, sa galaw ko, ganun. Nagustuhan niya ako sa akin, sabi ko, sir, anong palagay mo ngayon sa mga kailangan natin ng ano, manager Ricky, yung group exercise manager daw, sabi niya. Sabi ko, oh, sir, kukuha tayo, sabi niya. Nung malaman ko yon, nagbigay ako ng ano, ng parang, anong tawag niya, application para sa group X manager. Kasi alam ko, kayang-kaya ko eh. Kayang-kaya ko yun lahat. Tapos, nung makapasa na ako, yun pala, siya pala, meron ng kinukuha na galing din sa Portugal. Kumuha siya galing sa Portugal. Nung dumating, walang alam yung loko. Alam lang niya yung mga exercises namin na ano, balibalan, gano'n-gano'n. Pero, wala siyang ano, wala siyang alam sa about sa paano i-handle yung mga klase pa papasok doon sa computer tapon doon sa Dubai ganun kasi yung mga ano namin kailangan i-report namin sa Dubai tinuturuan sabi niya turuan mo yan Ricky turuan mo kasi doon akala ko kasama ko lang sa group exercise ano group exercise instructor kasi sabi ko sa tatuwa ako kasi dalawa na kami. Hanggang lumaon ang lumaon. Yung applications ko, binaliwala ng ano, ng manager namin sa South Africa na yun. Kaya pala, may plano na siya nakunin yung ano. So, perception ko talaga noon, ibigay sa akin kasi mas experience ako sa taong yan eh. Mas mataas yung experience ko sa taong yan, sa Portuguese yun. So, naghintay talaga ako hanggang isang araw. Train ko na siya, train. Alam na niya kung paano. Tapos na at least yung trabaho ko na ano ba, naging isang relax na kasi may ando na yung kasama ko. Sasabihan ko na lang na do this one for these days because I have a class, 4 classes. Ganun. 4 na classes. Kailangan kong magtahinga after ito. Ikaw nang gumawa yan. Ganun. Tapos biglang isang araw na lang sinabihan ako ng ano ko ng manager ko Ricky I will introduce you our new group exercise manager siap ako sir inaplayan ko to sir noon pa anong meron siya na wala ako eh apang ka talaga ako sabi niya wala naman ano daw gusto daw ako pero ibigay daw niya. Sandali lang po si Ricky ha. Hi Miss G, akyat ka Miss G. Shout out pala Miss G. Oh, shout out Miss G, pwede kang umakyat, may link akyat po diyan sa baba kung gusto niyo. Maganda yung topic natin eh regarding sa perception and understanding. Sige po ako si Ricky, tuloy niyo na po. So nung mano na, nung naibigay na sa kanya yung ano, yung professional manager. Wala lang ako, okay sige. Dito lang ako, sumusuporta sa iyo. Ang problema, ibinigay na sa akin lahat ng trabaho. Hindi ko trabaho to. Trabaho to ng manager. Bakit ibigay sa akin? So, palagi ako nakipag-usap sa ano namin, yung sa club manager talaga. Sabi ko, sir, hindi ko yung trabaho na ngayon. Kasi ibinigay mo na sa kanya, dapat trabaho niya yan. Ang trabaho ko, magtuturo na lang at sa ano. Kasi, hindi ko na yan trabaho. Paano yun? Nagtuturo ako pagkatapos pa. Kaya nga ako natutuwa na meron ka ng manager. Inaplayan ko yan. Hindi mo binigay sa akin. Ngayon, ibigay mo sa akin lahat ng trabaho. Hindi yun. Ganun. Para na rin ako ang yung group exercise manager nito. Ibigay mo na lang sa akin yan. Hindi sa kanya. Mula noon, inanapan ako ng mga butas na ano para matanggal ako doon sa ano. Nabiyan ko talaga. Prangka. Yung prangka ko sa kanya, bukas na bukas din, sir, hindi ko gusto itong trabaho ko ngayon. Matagal na ako dito. Nauna ako sa inyo. Ako yung pinaka-matanda. Actually, ako yung pinaka-oldest. Ano, kasi nung panahon na umalis ako doon, 9 years na ako doon
sa company na yun, nanyas na ako. Tapos sila, 2 years pa, 4 years pa, bagong manager, bagay. So, nung parang hindi ko na nagustuhan talaga, kasi hindi na maganda yung trato sa akin. Apply ako ng ibang trabaho sa Oman. Tapos nung siguro akong kunin na sa Oman, resign ako sa Oman, diyan sa trabaho ko. Nung mag-resign ako, sabi nila, sige, ayosin namin ko. Sabi ko, sir, habang andito pa ako, sir, pwede akong magtuturo. Sabi niya, oh, wala problema. Pero nung makaalis na ako, ayaw na nila akong bigyan ng class. Ayaw na nila. Sabi ko, okay, no problem. So, merang isang naawa sa akin, isang estudyante namin na binigyan ako, sabi niya, kausapin mo yung husband ko. Isang malaking tao din dito sa Marin. Sabi nung isang malaking tao sa Marin na, okay, Ricky, you will be our fitness and health and advisors in our company, in my family. Ako na bahala sa visa mo, huwag ka nang pumunta sa Oman. Kinausap ko siya, okay sir, pwede yun. Pero wag mo akong hawakan sa lingaw. Gusto ko magtuturo talaga sa klase ko. Kailangan ko magtuturo sa labas. Okay, no problem. So, simula noon, doon ko na-feel yung kalbaryo ng buhay ko dito sa Baril. Nagka-ano-ano ako, nagka-problema ako, gano'n. Tapos yung kumuha sa akin, binigyan ako ng problema na 6 na buwan lang pala yung visa ko. 6 na buwan lang pala, hindi na niya binayaran. Tiningnan ko yung tinawag namin dito CPR eh. Tiningnan ko yung CPR ko. 6 months na lang, invalid na yung yung residency ko. Bakit gano'n? Kinausap ko, hindi kasi Ricky, dito maganda, sabi ko. Alis ako dito sir, hanap ako ng trabaho. Simula noon, nahirapan ako maghanap ng trabaho. Ayan, na-feel ko, yung sabi ko, yung perception ko nung una na maging ganun ako talaga, mali pala yun. Yung isang maling move talaga pala yun, yung pag-ano ko ng resignation letter. Isang maling move. Doon ko na-feel na ganito pala ang buhay. Doon ko na-feel na mahirap pala ng ganun. Buti na lang, may kumuha sa akin ngayon. Actually, may isang hotel pa na kumuha sa akin na naging isa akong kuan. Anong tawag yan? Yung lifeguard supervisor. Gumawa ko nun. Pero doon kasi, illegal kasi yung... Parang lahat ata ng illegal andun kasi isang malaking tao din sa Marinba, yung may-ari ng hotel na yun. Luxury hotel talaga. Hindi ko napangalanan yung mga yan. Luxury hotel. Tapos dahil sa tinawag siyang sheik dito, ang sheik kasi dito parang senador ba? Parang senador, ganun yung ranggo nila. Dahil sa pagka-sheik niya, lahat ng mga tao niya doon sa puro illegal. Walang visa, walang permit, walang gano'n mga kwan ba? Hanggang ako, pati ako, gano'n na ako kasi anong tawag niyan, yung visa ko, expire, para na akong TNT. Di ba nakakatakot yun kung sarili, parang gano'n? Paano yun halimbawa, hindi ka ba parang alangan sa mga... Yun yung una ko, yun yung una ko, parang takot na akong lumabas, kaya yung as a supervisor, kasi malaki yung room na binigay sa akin ng hotel eh. Diyan ka, yung mga supervisor, diyan. Meron kayong bahay. At least doon, hindi na ako umalis. Kaya yung mga kaibigan, Ricky, where are you now? Bakit? Nagtatago ka, ganun. Hindi ko nagpuan. Hanggang dumating yan si pumunta dito si Kuan, si PRRD Duterte. Kung hindi yan dumating dito si Duterte, nako siguro hanggang ngayon TNT ako dito. Nakipag-usap yan si Duterte na lahat ng mga TNT gusto ko illegal natin or else pauwiin natin sa Pilipinas. Walang
walang anong tawag niyan, wala hindi niyo dakpin, kinausap talaga ni ano yan, din ng ganun. Lahat nagbenefit talaga yung mga TNT, nagbenefit talaga. After 1 month ata yun, nagpalabas ang hari ng ano, lahat ng mga illegal ano alien dito. Meron akong ipalabas, nagpalabas sila ng sinabi, yung tinawag nilang flexi visa yon, ha. Yung flexi visa na yon, pwede kang kumuha noon, tapos magbayad ka lang ng ano, magbayad lang ka lang ng 30 monthly. Magbayad ka lang 30 monthly, legal ka na dito sa Bahrain. Ano yun? Tapos yung magkano naman ang bayad doon? Yun, really? Magkano ang binayad nyo ron? Yung dumating dito si Duterte, nung mag-request yan, may nakaano ata, mga ano siguro yun, mga 10,000 na OFW na kuha yung TNT. Dami namin. Nakakuha nun, binigyan ng hari. Libre. Walang bayad dahil kay Duterte. Yung ano na yun, flexi visa na yun. Ngayon, kailangan mo nang bibilhin yun, ano, parang 30,000 ata, 40,000 ang 1 year, ang 1 year mo na flexi visa, magbayad ka ng ano, magbayad ka ng ano, na 40,000, mga ganun ang presyo ng flexi visa na yan. Pagkatapos, may monthly ka na tag 3,000 BD, 3,500, ganun. Mm. At 3,500 pesos sa atin. Ganun. So, doon ko na ako nakuha na yung understanding ko, huli na na hindi pala maganda yung ginawa ko ng moves na yun. Pinaka worst na ngayon. Kaya ngayon, ano na ako, na feel ko na ganito pala. Kaya yung ano na yan, yung trabaho ko dyan, napasok din kasi ako dyan sa last na ano, trabaho ko kasi, ano yun, yung kabilang department, yung sa kuan sa mga recreation area, na-handle ko din kasi doon ang supervisory. Tinulungan ko yung ano doon, mayroong isang puti doon na Briton. Siya yung taga ano ng mga jet ski, taga ano. Umalis din siya doon kasi nagka-problema din sila sa ano, sa sheik. Hindi sa sheik, sa manager. Yung manager din ng hotel na noon, hindi maganda. Pero kompleto rin siya, ano, may visa din sila. Ano? Katulad ng... may visa yun. Oo, may visa yun sila, may visa yun sila. Ang ano lang, yung iba lang kasi doon, actually makapasok doon na walang visa kasi dahil sa sheik, pwede ka magtrabaho, walang doon. May sahod ka, kukito ka ng sahod, pero wala kang visa. Huwag ka lang lumabas sa siyudad kasi kung lalabas ka sa siyudad, pag i-check ka ng mga pulis nila, dakit ka. Kasi wala kang ano, wala kang requirements. Oh. Yun ang ano pala noon, ano. Mahirap din pala yung ganun na halimbawa, akala mo yung perception mo sa isang bagay, akala mo yun na. Pero hindi mo pala alam yung papasukan mo at hindi mo alam yung galawan sa loob. Hindi mo alam kung paano yung sistema, hindi mo nauunawaan. Mahirap din pala talaga yun kailangan sa trabaho. Marunong ka. Kailangan yung paunawaan. Para sa mga worker na ganun. Oh. Lawakan mo yung isip mo, lawakan mo na kuan. Kuan ka, kailangan mong istudyuhan kung anong klaseng mga tao sila. Ganun. Sa akin kasi init ng ulo ang tinairal ko. Mahirap talaga pag ginapapairalin mo. Kaya kailangan talaga meron kang deeper understanding kahit alam mo yung perception mo. Oh. Yung deeper understanding kailangan mo. Doon tayo sumasablay pag hindi natin naiintindihan yung mga bagay-bagay. Tama. May gusto lang ako i-add si Jimon. Sige po. Oo. Lahat naman, kahit saan magpa, kahit sa bahay mo talaga, lalo na sa labas ng bahay mo, iba-iba kasing tao, so iba-ibang pakisama. Hindi lang, katulad ko, hindi lang sa kapwa ko ahente, kasi sa pag-ahente, matindi ang sulutan, di ba? Ngayon, katulad, siyempre, ako, iba yung ugali ko eh. Ano ko eh. Kung sa Cebuano, mapaniid ba? Masyado akong observant ako masyado. Madali ako maano sa mga galaw, sa mga tingin, mga ano. Parang
madali ako makaano ng ganyan. Pero kumbaga, siyempre dahil trabaho 'yun eh. Hindi mo naman pwedeng mga ahente kalabanin mo eh, lalo kang pagkaisahan, lalo kang wala kasi duty mo pwede kang hindi bigyan. O halimbawa, slot mo pwedeng sulutin. Eh kailangan mo talaga yung malawak na pangunawa at saka hindi lang yung kalaban mo. Mismo manager mo, mismo director mo, mismo the company itself. Pag mapag-init. Saka baka mamaya, Ma'am Batseba, masingit ko lang ha. Halimbawa, mamaya makakita ng konting malisi, isumbong ka dun sa boss mo. Di ba may mga ganun, di ba? Yung parang... Oo. Ano? Tawag dun yung parang nagpapalakas. Bro, hindi talaga baka. Gagawan kanila ng ano. Gagawan kanilang maling ano. Maling storya. O nangyayari yan kahit saan. Kahit saan. Kahit katulad ko, sabi ko nga ako ahente. Hindi lang mismo sa loob ng company. E, paano paglabas mo? Paano yung kliyente mo mismo? Alam mo ba, Jiman, na ang kliyente mo, hindi, minsan ang kliyente mo, hindi yun yung kalaban mo eh. Kaya kami, pag nagtitripping kami, hanggat maaari, tinatanong namin, ay ilan po kayo, ma'am? Para, yun nga, di ba sabi, perception. Para, alam mo na, sinong kasama mo, ma'am, o kung asawa ba, kailangan maano muna doon, ma-determine muna kung sino yung deciding authority sa kanila. Mm. So, kailangan alam mo. Kasi alam mo kung sino kakausapin mo dapat. Kasi, pag ang kinakausap mo, hindi pala yun yung deciding authority, chika ka ng chika, tapos yung nagde-decide pala, yung magde-decide, hindi yun ang chinika mo at iba ang pangunawa doon sa mismo deciding kung sino yung bibili, eh mawawala yan sa'yo. Ultimo mga kasama or mga ano ng kliyente mo or pamilya ng kliyente mo or yung AIF, kalaban mo pa rin yan kung tutuusin. Kaya kailangan mo una pa lang maintindihan mo na, may perception ka na. Kaya sa amin kasi, tinatanong kasi yan. Kaya kayo, kung maka-encounter kayo ng ganyan, huwag kayo mapipikon. Tatanungin kayo, ay ilan po kayo, ma'am? Ay sino po kasama niyo, ma'am? Kasama ba natin, sir? Pero syempre, maayos yung pagtatanong mo dyan. Tapos hindi lang yun. Pag nandun na sa site mismo, marami po, yan sila po. Nakakausap. Marami yan sila nakakausap. Eh. Hindi naman kaagad-agad. Pag nakita, bibili agad yun eh. Minsan tatanong, alam mo ba yung ganito, ganito? So maraming ano. So hindi lang lahat yan, kailangan malawak yung pag-unawa mo. Kumbaga yung sarili mo, yung mata mo, yung ano, kailangan ilagay mo doon sa kliyente mo o sa ibang tao para mauunawaan mo yung tao sa paligid. Kasi mawawalan ka ng kliyente kapag yung deliver mo ng ano eh, ng baka pwedeng masisanti ka pa noon kasi naubos yung mga kliyente kasi hindi mo ma, kumbaga, hindi mo paunawa sa kanila eh. Kasama diba, yun, diba, kasi performance kasi yan. Kasi itanong yan eh, ilan kliyente nakuha mo? Meron ano yan, J-Man, although wala naman sinasabing ano, yung perfect design ng salesmanship, wala namang ganun. Kasi ang mananaig pa rin yan, your ability on how to sell, di ba? Pero, may ano kasi yan, limbawa, at least isang araw, meron kang engaged na kausap. So, sa limang araw, ilan yun? 25. So, Saturday and Sunday, ilan ba na itripping mo? Kailangan may conversion. Lahat yun may conversion. Kasi pag wala at hindi, eh katulad niyan, binibigyan ka ng allowance ng company mo, wala kang nako-convert. Kaya meron niyan nag-allowance in 1 month lang, 3 months lang, 6 months lang. Eh, nasisante kasi walang ano eh, walang benta, di ba? So, ganun yun. Lahat kasi yan, papakisamahan mo talaga. Kailangan malawak yung ano mo, no? Understanding mo. No? No? Malawak ang understanding mo, ultimo driver na yung sasakyan mo, papakisamahan mo kasi minsan mas madaldal pa yan kaysa sa ahente eh. O paano kung mali? Pero ma'am Batsiba, yung sinabi mo pakisamahan ma'am, ano talaga hindi ako nagano na ngayon yan kasi doon talaga sa ano, sa una ko talaga ang trabaho. Alam mo, hindi nila naibigay yung ano ko, hindi nila naibigay yung posisyon na yon, yung client ko. So,
Kami kasi, as a personal trainer din, kasi personal training din ako eh. Kami kasi sa personal training, meron kami yung target na kuta kailangan maabot namin. So, meron akong isang experience din doon na yung isang kliyente ko talaga, kuha ko yan, yung kliyente ko talaga yan, gustong matuto na yoga. So bumili yan siya ng ano, bumili yan siya ng ano package. Package kasi yan, basta yung company kasi yan diyan. Kailangan bumili ka ng package. Ito yung session, ito yung presyo. So ang package ko noon ano yon, nasa $550 ang ano, hindi 550 ko ano, 550 ano, 550 ang tawag niya, 550 barindinar. Barindinar yun, ang presyo yun, yun. Yung mga ano, yung mga kasamahan ko, bakit nakapagbinta si Kuya Ricky ng ganun? Ano ka agad sila? Nag-ano ka agad sila kung bakit ako nakabinta ng ganun kalaki? So, yung kliyente ko na yun, hinawakan ko yun for at least siguro ng 6 months, until 6 months talaga. Nagustuhan kasi ako eh, ano yun, Negrana, isang Negrana ano, na lawyer. Lawyer yan siya, isang company. Tapos, ano kasi, iwan ko kung nagustuhan, anong nagustuhan nila sa akin. Marami kasi akong kliyente talaga na ano, mga lalaking tao dito sa barangay. Tapos, isa yun siya sa kumuha sa ano ko, klase ko. Alam mo ang ginawa ng manager na ano, yung galit na sila sa akin noon. Ginawa nila ako ng istorya sa ano, sa yung isang kliyente ko na yun. Tapos ibinigay nila sa isang Briton, sabi nila, ito doon ka, ganun. Sabi niya, bakit niya ako ibigay sa ano, sa isang instructor na isa lang ang nalalaman, personal training lang. So si Ricky, lahat andyan sa kanya, personal training. Mas kung sasabihin ko sa kanya, naturuan mo ako ng yoga ngayon, tuturuan niya ako. Kung mag-special class kami sa ano, sa body pump, pwede akong special class sa body pump. Hindi yung magawa ng isang Briton. Tapos sabi niya, sige, mag-try lang ako. Hanggang nag-try siya ng 1 month sa Briton na yun, ano, hindi na niya nagustuhan. Nung sumunod na buwan, ibinigay na naman sa ibang klase kasi daw ako hindi daw ako available, marami daw akong klase, ganun, wala daw oras na pitid sa kanya. Eh hindi na niya na ako nakuha. Nalaman ko na yon nung umalis na ako sa ano, nung nag-resign ako talaga. Ricky, why are you resigning? Anak, ganun. I have some problems with this company. I don't like anymore that sa manager namin. No. Why? What's happening? Doon niya sinabi sa akin na anong nangyari. Kaya pala nawala ka sa ano ko, list ko sa ano, sa personal training, ma'am. Yes! Yeah, that's why, kumuha lang daw siya ng monthly, hindi na siya kumuha ng package. Ayan, nagtaka sila, bakit hindi nakuha ng package? Alam mo ba kung magkano presyo yung kuan? 550 barindinar? Magkano yan sa times mo? I-times mo yan ng 130 pesos. Ah, ang laki no. Magkano po ba yung dinar, Coach Ricky? I-times mo. 100 lang, magkano na? I-times mo 150 yung 50 dinar. That's almost 60. Ha? 150 per dinner? Hindi, 130. 130. Times 150. Yeah. Laki na. Anong ano? 130? Wala akong calculator. Yeah, 130 times pero 550. 550? Yeah. Di mga ano yun, Coach Ricky, siya 71,500. Yes, ganun yung presyo na yan. Ano yung 5, ano yan, 30 sessions yan sa akin. Hindi yan kinuha na ako lang nakakuha dito sa Barin ng ganyang ano, ganyang session for 6 months.
For 6 months niya ginawa ingit, yan sa akin. Ingit yun, coach. Oo. Oh, kaya nga sabi ko, yung sabi mo ma'am na ano, wala, depende talaga yan sa ano, sa ano, yung nagdala sa inyo. Kasi pwede kang gawa nila ng ano, istorya eh. Nalaman ko na lang yun nung umalis na ako sa ano. Kasi daming gustong ayaw nila kong palisin eh. Daming, why you're going out? Pati yung ano ko, paborito ko, yung kapatid ni ano dito ni Ann Cortez, si Ima. Yung Australiana na ano kapatid. Oh, Ima Smith. Jasmine Cortez. Ay, Ima Smith. Oh, galit na galit yun nung umalis ako. Why you let Ricky's goes out? Ganun. Kasi, naging kliyente ko ba yun? Doon sa klase ko. Ha? Naging kliyente nyo yung kapatid ni Ann Cortez? Oh, member yun ng fitness class dito. Ah. Di naman mawawala yan, coach, kahit saan. Ano na lang talaga, kailangan maano ka talaga, kumbaga smart ka talaga, yung isip mo talaga ano. Oh, wise ka talaga, wise. Oh, kailangan ganun. Wala din. Sige, ma'am. Kasi coach, kung wise ka kasi, hindi pa nila nagagawa, alam mo nang may gagawin sila, na ano muna, nalalaro muna, alam mo na kung anong gagawin mo. Oh, hindi ko kasi alam yun nung ano panahon na yun eh. Hindi ko alam yung panahon. Nung nakaalis ako sa fitness class, nalaman ko lahat, ganito pala yung mga tao talaga. Hindi ka kalakaran, pwedeng... Hindi mo pa kamsado yung kalakaran. Ba? Dili ka, musalig ba? Kasi, wala, kaya yung isa kanina, yung napipag-pistok kanina, kaya nga sabi ko sa iyo, ma'am, wala na sa akin, sabi ko. Hindi na ako naniwala niyan. Agaya yan ng mga taong nadaanan ko na. Pero ito, maganda yan na na-open nyo yan regarding dun sa peace talks. Ha? At papasok natin yung perception and understanding. Sa tingin nyo, paano yung perception at understanding nyo sa tao? Por halimbawa sa peace talks, katulad ng example, ha? Yung mga nangyari kanina, yung ano, yung peace talks, ha? Yung ito ba eh, nakikipag-peace ba talaga ito? O medyo tricky ba ito? Paano ano yung perception nyo sa isang tao na nakikipag-peace talk at ganito ano lang yung kaunawaan nyo? Ako muna ko si Ricky, ha? Ganito kasi, G-man. Ang mga tao, nabanggit mo to kanina eh, ang mga tao, minsan or karamihan nakikipag ano lang sa iyo, nakikipag kaibigan sa iyo or nakikipag peace sa iyo kasi alam nila may makukuha sa iyo. Meron naman iba, nakalimutan ko kanina yung anong exact term mo doon. Meron kang nabanggit eh, madali kasi ang kalimutan. Parang ganoon. Ano ba yun? Meron naman kasi kaya siya nandiyan. Kasi, ano, gusto niya, naiintindihan niya, nauunawaan niya, or alam niya kung ano yung rule niya. Basta fan siya, o, ayun, sinasabi natin ng mga casual fan, or avid fan, totoong fan siya. Kaya siya nandyan. Pero yung iba talaga, kaya nandyan to benefit. Kasi alam niya may makukuha siya. Diba? Doon naman sa peace talk, pag-usapan natin yung peace talk, alam ko sa kabilang side at sa side namin, doon tayo sa general lang natin sa lahat ng fans. Meron mga fans doon na siyempre tinanggap nila dahil ayaw nila ng gulo or madali naman tanggapin na yun. Katulad, halimbawa ako, alam ko na may mga tao na it's both sides kay dito sa nakipag-peace talk at saka dito sa side naman ni Champ na gusto ng peace talk, di ba? May mga tao na alam natin na ano, na nandyan kasi may makukuha ang benefits. Yung kabila naman, pumunta doon, kailangan mag-peace eh, kasi alam nila pag okay na to, pag magdikit na to, okay na naman ako. Yehe, okay na naman ako. Pero for me, ako naman din naman ako masyado dikit kina ano eh, kina Champ Tata, di ba? Eh, hindi ko nga alam kung siguro ngayon na recognize na lang
Jason, sa dahil ano, dahil doon sa chat box namin siguro, hindi ko alam din kung natatandaan niya or ano. Ay, hindi naman ako ano. Pero para sa akin, halimbawa, alam ko na ganito yung ugali nito, alam ko na ganyan yung abilidad nito, okay lang, peace tayo, kung peace, kwentuhan tayo or kwentuhan. Pero, siyempre, yun yung ang sinasabi ko. Pwede ka naman salig, ano yun? Pero ay good kumpiyansa. Maniwala. Pwede man mo salig, maniwala. Pero ay good kumpiyansa. Mm-hmm. Pwede diba? Maniwala. Kumbaga, so, parang sinasabi ko ng Batsheba, yung sa perception, na nauunawaan mo na sila. Kumbaga, nakikita mo yung kakayahan nila, yung ideology nila sa mga bagay-bagay. Pero yung understanding mo na sa'yo, alam mo na kung anong mga pakay, alam mo na yung mga galawan. Kumbaga, nauunawaan nyo na, di ba? Parang ganun, ano? Yung oo, base sa... Nauunawaan mo, alam mo. Kaya, katulad ko, alam ko kung sino yung kakausapin ko. Alam ko kung sino yung kakausapin ko. Alam ko rin kung kailan ako magbibitaw ng mga dapat kong sabihin at hindi. Kahit doon sa mga kasamahan namin or sa mga ibang fans, di ba? E, teka lang, kasi, pumasok siya nito. Sir Warren. Sige po, mga pagpatuloy nyo lang, papasok ni Sir Warren. Kahit naman Warren. Saan, hindi lang naman. Hi, Sir Warren! Hi. Kapo, Sir Warren. Kami. Batsheba. Coach Ricky. Coach Ricky nandiyan. Magandang umaga. Ang topic namin, Sir Warren, about perception and understanding. Mamaya tatanungin kita, Sir Warren, regarding diyan, pero i-ano ko muna yung ano yung gustong ipaliwanag ni Ma'am Batsheba regarding dun sa perception and understanding. Nasa peace talks na kami yung regarding sa mga nangyari kanina at kung ano yung pananaw nila regarding dun sa peace talks. Sige, Ma'am Batsheba, ituloy niyo po. Yun nga, yun naman yung sa akin kasi siyempre lahat naman tayo gusto natin yung peace, kumbaga kapayapaan para sa lahat, para wala na. Kasi ako, sa akin talaga, hindi ko rin naman gusto talaga na nasisira yung image ng Filipino boxing industry. Mantakin mo yan, kapwa Pilipino, siya pa magpapadala doon ng ano, di ba? Hindi maganda na nagtapos makikita, nagbabangayan, nag-aawa, di ba? Pangit, sumasama yung image ng natin, mga Pilipino, doon sa boxing world. Hindi maganda. Ngayon, tulad niya ng sinabi ko, alam mo, yung perception mo doon sa isang tao, kung ano siya, kung alam mo ba kung casual fan, avid fan, or talagang nakikisakay lang, or may intention doon para mag-join, di ba? Alam mo na yon. Pero, nga sabi ko, ako, kahit noon pa man, alam ko kung kailan ako magsasalita, kailan ako magbibigay ng opinion doon sa mga chatbox, at alam ko rin kung kailan ako magsasilent. Kasi, yun nga pwede kang kumpiyansa, pero ay ginsalig. Or pwede ka magsalig, pero ayaw ginkumpiyansa. Ibig sabihin, huwag ibibigay lahat ng tiwala mo. So, alam mo dapat kung saan ka lulugar. Diba? Yun lang naman. Para walang conflict. Kasi, kung basta-basta ka rin lang na ano, edi syempre, magkakaroon ng conflict. Kung gusto mo ng peace, para maiwasan yung conflict, edi matuto kang lumugar. Ganun lang. Simple yun. Opo, sa sige po. Yun. Regarding dyan na Sir Warren na mamaya na kayo, itatanungin ko naman si Coach Ricky regarding sa peace talks eh. Kasi kanina nakita ko din sa ano, parang yung kabilang kampo eh, parang ano, gusto na ng peace, kapayapaan. Kasi di ba yung kanina nga yung kay Sir Nonito, parang nakapag-open siya regarding dun kay BM29 dun sa channel niya, dun sa peace talks eh. Ngayon, regarding naman dun sa mga nangyari, Coach Ricky, ano ang perception nyo at understanding nyo? Meron din ba kayong katulad na trust issues na nabanggit ni Ma'am Batsheba? Ano po ang pananaw nyo dyan sa peace talks regarding perception and understanding? Wala si Coach Ricky. Hello, Coach Ricky? Hello. Wala si Coach Ricky. Opo, sige po. Opo, okay na po. Narinig niyo po yung sinabi ko kanina, Coach Ricky?
Oo, nakinig lang. Opo, opo. Parang kay Ma'am Batseba din yung tanong ko. Sige po, kayo na po. Sa akin kasi, yung perception ko kasi, nakita ko na kasi yan noon eh. Nakita ko na yan noon. Tapos, ilang bisis na nilang ginawa yan sa akin. Ganun pa rin. Kaya nung makita ko kanina, napatawa na lang ako sa sabi ko, itong mga taong ito na kinausap, wala pang alam. Sabi ko sa akin, wala pang alam. Kaya, actually, nag-chat kami ng Batsiba. Habang nag-uusap sila doon, nag-uusap kanina ng Batsiba. Sabi ko, sa akin talaga, wala na sa friend kami, pero hindi sila pwedeng makipag-usap sa akin. Ganun lang. Kita ko na kasi yung pagkatao nila eh. Yung pagkatao niya, kumbaga dinala sa, nila kung saan. Kumbaga sa understanding, Coach Ricky, na-understand mo na sila. Parang ganun. Kumbaga understanding ng ano. Ganun lang talaga. Ganun lang talaga yung ano. Kumbaga parang bati-bati na, pero bati-bati, pero hindi ka na ganun kakonect talaga sa kanila. For example, halimbawa, gaya nga nung binanggit nyo kanina na parang hindi na kagaya ng dati na, kasi marami sabi nyo eh, maraming beses na nangyari yung pakikipagbate, pero parang ang dating is, hindi na kayo parang ganun na pwedeng kumonect sa kanila katulog. Pero kumbaga parang peace, may peace, pero hindi na yung parang kailangan pa makipag-participate or kukonect pa sa kanila. Parang ganun ang ibig nyo sabihin, sir. Ano, Coach Ricky? Sige, tatanungin ko naman si ano si Sir Warren regarding dito, kasi ang topic namin, Sir Warren, kung ano yung pananaw nila regarding sa perception and ano and understanding, kasi magkaiba ito eh. Yung perception kasi, 'di ba, ideology mo, interpretation mo na sa mga bagay-bagay, may information ka na. Kumbaga alam mo na yung sasabihin mo, gagawin mo, pero yung understanding kasi kadalasan sa atin, meron tayong mga bagay na dapat unawain dun sa perception mismo. Na minsan akala natin na nauintindihan na natin eh. Kaya nga sineperate ko yung perception and understanding kasi minsan kasi dun sa perception, ano lang tayo eh. Akala natin organized tayo eh. O sabihin natin halimbawa, fully aware na tayo dun sa perception natin. Pero yung understanding kasi, gumagamit tayo dyan ng emotions eh. Emotions ang ginagamit natin for understanding. Kaya nga, para malaman natin or makita natin yung experience ng isang tao, kailangan malaman natin yung experience nila through emotions din. Diba? Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, ano po ang pananaw nyo regarding sa perception at understanding base sa experience po ninyo? Again, nag-break eh. Hindi ko lang po sa akin o sa'yo. Kamusta yung ating audio? Okay lang po. Okay, can you repeat the question? Ano yung difference ng perception ba? Tsaka ng understanding? Opo, kasama ano na rin po yun. Kumbaga, ang ibig ko po sabihin, yung perception at understanding, meron silang magkaibang pananaw din. Pero meron din silang connection. Pero parang ang gusto kong i-point na kadalasan sa perception natin is organized yun eh. At fully aware na tayo kasi idea natin yun eh. Pero kadalasan yung understanding, kadalasan yung understanding kasi hindi natin na Okay. Yung perception kasi para sa akin, kasi gifts yan. Gifts yan para sa atin to identify things, to understand things. And kung tatama ka dyan, always mananalo ka dyan, ano? Pero yung perceptions na yan, yun yung mag-lead sa'yo kung paano ka magiging mabuting tao. Kasi masasense mo lahat yan eh. Diba? Yung body language ng tao, yung how they talk, and everything, nandyan yan sa perception. Pasok yan dyan. No? So, yung understanding kasi parang, ano na yan. More emotion. Yan. Yes. Kasi senses yan eh, yung perceptions. I think nag-break ako. Hindi naman okay. Yung understanding kasi, Pops. Yung understanding. Yan yung ano. Yan yung mga naisulat na. Ito na yung facts. Diba? Ito na yung dapat mong ano. Dapat mong maintindihan.
At ito na yung dapat mong ano, pag-isipang mabuti. So it doesn't mean 100% yan. Kasi ngayon, dahil ano yun, lumalawak ang kaisipan ng mga tao. So, dito ko na lang dadalhin na, no? Kung ano yung mas nakakaraming opinion, yun yung magandang understanding. Kasi mas marami yung taong nakakaintindi doon. Diba? Yung perceptions natin, Chong, kapag wala ka niyan, hirap ka nga. Hirap ka sa paglaki mo, sa pagkatao mo. Kasi ano, yung logical thinking mo dyan, maliliko. Kasi ano eh, magkakaroon ka dyan ng maraming ano, problema. Kapag namali ka dyan sa perceptions mo. Kasi ang tingin mo sa sarili mo dyan, sometimes you are right. And then, lalo na kung may nakikinig sa'yo. So, pati yung mga mali, hindi na ginagawa mo ng tama dyan. Diba? Yan yun. Yan yung imperceptions ng tao na yan. Ang ability na yan, gift yan, kung meron ka yan. Nakukuha natin yan. Sarili natin yan. Hindi yan itinuturo ng ibang tao. Kasi dinedevelop natin yan. Okay, Sir Warren. Okay, yun na po yung ano nyo, yung parang pananaw nyo. Ito naman, magtatanong din po ulit ako regarding dito sa mga nangyayari. Total, siguro, pwede naman natin sa mga bagay-bagay na gagawin mo. Kasi, pag ang taong ano, well-equipped sa information, so, easy sa iyo ang understanding. Diba? Bakit sasalungat? Bakit mo sasalungatin yung mga naitala ng ano, naitala ng batas? Diba? Kumbaga, so, Sir Warren, ang parang, parang pananaw niya na once yung perception mo is fully aware ka, mas mabilis kang makakaunawa. Yung understanding mo, kahit magkaroon ng emotional, mas mabilis mong ma-understand ang mga bagay-bagay at tao kasi yung perception mo is fully aware ka dun. Kung mag-aware yes, ano na aware ka, ano may gagawin. Parang ganun ang... Less parang emotions ganun, parang understanding. Automatic yan. Pag understanding, automatic yan. Ah, okay, ano yan. Pero less kasi yung emotions dyan. Not like perceptions. Pero yan, may attachment na sa pagkatao mo yan. Diba? Pag na, yung sinasabi yung perception pala ito sa problema na ito, oh, diba? That's your ano, that is what's you. Your own opinion and your own personality, ito yung tingin mo sa bagay na ito. Kasi wala namang ano, pinag-uusapan understanding eh. Kasi wala namang standard na ano, na pinag-uusapan. Diba? Hindi, kasi kapag magpo-put in lang ako ng isang bagay. Halimbawa, for example, di nandun na yung perception mo regarding sa mga bagay-bagay. Aware ka na doon. Alam mo yung identity. Yeah. Yung interpretation, lahat nandun na. Pero paano mo naman siya magkakaroon ka ng fully understanding sa mga bagay-bagay kung hindi ka kukuha ng emotions at hindi mo nakita yung experience? Kasi doon sa perception, gaya nga na sinabi nyo kanina, nagiging aware kasi gagamit ka nga ng mga senses eh. Kasi... Kumbaga, parang ang pick up ko kanina sinabi nyo na mas maiintindihan mo yung magkakaroon ka ng much better understanding kung ikaw ay fully aware at yung perception mo is well equipped. Yun ba yung parang sinasabi nyo kanina? Oh. Sige. Kasi ano eh, i-understand mo yung things eh. Diba? Pag binigyan ka isang problema o na isang bagay, i-understand mo yan. Then, diba? Paano mo gagamitin yung mga six senses mo o yung mga senses mo kung ano, kung wala ka niyan, yung perceptions na yan. So, kahit kung wala ka niyan, paano mo ma-understand ang mga things? Kaya, ang communication mo sa tao, iba. Kasi iba ang perceptions mo. Kaya yung mga tao, like, when you say, hindi ako makikipagbati sa'yo. Paano makikipagbati sa'yo? Diba? Wala na, magkamatayan na tayo. Is that correct perception? That's your understanding. Now, yun may fried ka. So, ibig sabihin, hindi ka nagpapasakop. Hindi ka na marunong mumunawa. Diba? That's as simple as that. Kaya sabi ko sa'yo, pag wala kang perceptions, wala kang sense. Napipick up ko na diba? Sinasabi ni Sir Warren. Parang ito lang. Kumbaga, pag gagamit ka ng logical thinking regarding sa mga senses mo, nandun na yung explanation mo kasi meron ka ng batayan dun sa perception.
Ngayon, yung sa understanding, magagamit mo siya kasi sa perception, kasi aware ka na dun sa perception na nakita mo. Kasi nagamit mo yung five senses eh. Ngayon, alam mo na yung understanding regarding dun. Pero parang ito ang point ko ah. Yung emotional dun sa perception, pwede ba yun? Halimbawa, nagkaroon ka ng emotional regarding sa mga bagay-bagay. O syempre, need mo ng understanding. Nakita mo ngayon yung perception sa mga, alam mo ba? Not everything na sasamahan mo ng emotion mo. Hindi lahat sasamahan mo ng ano, ng emotions mo. Diba pasok ang understanding? Paano ba mapatawad ng tao kung hindi niya muna panagutan yung ano, kanyang mga kasalanan? Hindi, parang ang point mo dun, Sir Warren, parang ang point mo, Sir Warren, is yung parang nadudun ka na sa interpretation at dun ka na sa, kumbaga parang sa analysis mo, parang may, kumbaga sa hatol, meron ka ng, ano bang tawag doon? May inference ka na, kumbaga meron ka ng batayan, may evidence ka na. Dito naman siya parang understanding, parang itong gusto ko ma-anuan eh. Sa understanding, di ba lahat tayo dito eh, minsan nagiging emotional at kailangan gumanap din tayo ng parang crucial thinking minsan sa understanding to maintindihan natin ang isang tao. Pero ngayon, parang ang point ko dito sa understanding is yung perception ba is kailangan i-relate mismo sa understanding, kasi sabi nyo kanina, yung parang conflict sa akin eh, parang ngayon ang nangyayari, parang conflicting sa akin how you will use the understanding conflicting in different situation. Kasi kung tatangan mo yung titinan mo about those batas na yung sinasabi, yan, meron tayong fully aware dyan, awareness tayo dyan, may awareness tayo dyan, alam na natin yan. Yung mga bagay-bagay na bigla na lang buhay natin at hindi naman nakasaad sa batas ng tao o sa mga nadadaanan mo or sa workplace mo. So, ano lang yan? Doon mo mapasok yung mga senses, no? Yan yung perceptions mo sa isang bagay. Sige, Sir Warren, mamaya babalikan natin yan. Maganda yung parang argument dyan sa understanding and perception eh. Parang maganda. Pero bago tayo pumunta dun mamaya, dito sa gitna na natin ipapasok yung parang form of argument lang ah. Magtatanong naman ako regarding dun sa pananaw nyo regarding sa yung sa peace talks. Peace talks regarding sa perception and understanding. Paano ba dapat gamitin ito? Paano natin uunawain ang mga bagay-bagay kapag tayo ay nakikipag peace talk? Ano ang pananaw nyo? Kayo muna, Sir Warren. Yung peace talks, hindi yan dapat ano. Hindi yan dapat nauutos. Dapat mutual yan. And when we say mutual, we agree in one common things. Pag nilagay natin yan, nilay down natin yan, and you have to be true sa mga words na sasabihin mo, sa gagawin mo. Dapat hindi ka mawawala dyan. Kasi kapag biniyak mo yan or binali mo yan, people can see it. Kasi bakit? Yung tao may perception. Kasi hindi nila titingnan ang logic mo. Titingnan nila yung ginagalawan mo. Tinitingnan nila ang every words you say. Kung tama ba yung perception mo sa mga issue. Diba? So ayan yung ano, sa peacemaking, no, sa peace under peacekeep understanding, dapat niyan. Hindi mutual, dapat mutual 'yan. Kung nape-pressures ka, huwag mong gagawin 'yan. Kasi may ano 'yan, may mga conditions. Okay, tama po 'yung sinabi niyo. Sige. Diyan ako naman, Sir Warren. Dami, this has been done, and then yung mga damage na yun, dapat ba nating may mga dapat ba tayo consider dyan? Oh, yun, maganda, napasok mo yan. Ito, tatanungin ko muna ulit kayo lahat, ha? Kay Ma'am Batsheba, kay Coach Ricky. Sige, Sir Warren, huli na po kayo. Tatanungin ko ulit si Ma'am Batsheba. Ano yung pwedeng maging consideration nyo regarding sa perception and understanding? Halimbawa, for example, peace talks. Ano to? Will you do some consideration? Or you will think about something that, kumbaga, pagaganahin mo pa rin ang perception mo? Or yung emotional mo na na bagay-bagay sa understanding, kasi gaya nga ng sinabi kanina, parang halimbawa na nalaman na, naunawaan na yung mga nakaraan, kumbaga parang may past issues na. Ano ang consideration nyo dito sa mga bagay-bagay? Kasi kailangan maintindihan natin itong ano, maigi. Baka mamaya, halimbawa, nagbigay ka ng isang consideration pero hindi pala ganun, kasi
nadala ka ng emotions, o kaya baka mamaya, dapat tignan pa natin maigi kung ano ba ang dapat. Paano po yun? Sa inyo, Ma'am Batsheba, paano po yun? Ako kasi, di ba, perception is, ano eh, logic and ethics yan eh, di ba? Sa mga nangyari, eh, ano na, kasi napag-usapan na natin yung nangyaring pistok, di ba? Yung mga considerations na pwede mong i-consider, una-una, lumapit na, nagkaroon na ng mga pag-uusap, at nag-sorry naman, nag-ano naman na, tapos na, hindi na mag-ano. So, tulad ng sinabi nga ni Sir Warren na mayroon ng agreement na okay, hindi na magbabanatan, eh di, i-consider muna na okay yun. Kasi ako naman, personally, gusto ko naman ng katahimikan. Kasi, di ba, sabi ko nga, nakakahiya na sa itong industriya na to na ang gulo-gulo, nakakarating pa doon sa international, sa mga malaking, nantakin mo, WBO, mga ganyan, nakakarating doon yung mga ganong issue. Para sa akin, para lang sa katahimikan nga, okay lang naman i-consider yung mga sinasabi nila na okay, wala na magbabanatan, hindi na, ganun, nag-agree na, nagkapatawaran na. So, okay lang sa akin yun. Ngayon, doon naman sa ano, siyempre, alam naman natin na, di ba sabi ko nga kanina, alam natin kung sino-sino yung mga to, alam natin kung ano yung mga nangyayari. Matuto na lang lumugar ako. So, hindi na, yun nga ang sinasabi ko, hindi ko naman pwede dalhin kung ano yung mga, kasi ang ano, ang perception at understanding is sarili mo yan ni, ikaw yun ni. So, although, nagtutulungan tayo para, katulad nun, sinasaway mo para wag nang ituloy kung sino nag-ano, tulungan, pero at the end of the day, ikaw pa rin sa sarili mo ang nagdadala kung ano yung magiging resulta ng mga pinagsasabi mo or pinagagawa mo. Kumbaga, yung decision making, Ma'am Batsheba, is all about you. Kung ano yung nakita mong perception regarding dun, gaya nga nang binanggit kanina ni Sir Warren, ayun na yung ideology mo sa bagay-bagay. Ngayon, yung pag-understand mo doon, yung kaunawaan na nalaman mo ron, yun na magdadabibit-bit sa'yo, yun na yung mga pangahawakan mo kung is it, you will consider ba, magbibigay ka ba ng consideration? Diba? Parang ganun ang na-pick up ko sa sinabi niyo. Parang hindi, ganun po ano. Kasi ganito yun. Na-identify mo na yung problema, di ba? So, ang solusyon is katahimikan, di ba? Opo. Paano maging matahimik? So, kailangan magkaunawaan na magkaroon ng agreement, magkaroon ng pistok na itigil na para hindi na matuloy yun, di ba? Para hindi sa hindi matuloy, para tumigil na yung mga gulo dahil gusto natin ang katahimikan at ayaw natin na magmukha tayong nakakahiya or hindi magandang imahe na tayo mismo ay nagkakagulo dito na nakikita ito ng mga tao doon sa yung pinakamataas na ano ng mga boxing industry. So, hindi maganda para sa akin. So, sa akin, kung ano man yun, kung ano man nangyari o ano man, intindihin mo na lang, okay, basta wala na, wala na. Pero, sa sarili mo, alam mo kung saan ka lulugar. Dapat, alam mo kung sino yung unawain mo, alam mo kung sino yung papakisamahan mo para wala na lang guno, wag ka na bato na magbato. Alam mo kung sino yung mga taong pwede mong kausapin. Lahat naman pwedeng kausapin. Nasa sayo na lang yun. Paano mo sila dadalhin eh. Bottom line, ikaw pa rin na magdadala sarili mo kung saan mo dadalhin yung sitwasyon. Diba? At kumbaga, ma'am, yung kasi sinasabi nyo, ayun yung bagay na pumasok yung understanding sa inyo. Kasi nakita mo na eh. Kumbaga, alam mo na yung ano mo eh. May perception ka sa lahat. Ayun yung understanding mo. Alam mo na kung saan mo bibit-bitin yung ano mo, yung kaunawaan mo. Yung pagkakaunawa mo sa mga bagay-bagay, ano. Tama nga naman kayo, ma'am. Si Ikot Ricky, nandiyan po ba? Eh, teka lang, may pumasok. Sir Nemuel. Ipapasok ko lang po. Yan, Sir Nemuel. Na nakapasok na si magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi. Ay, sir. Magandang gabi po, Sir Nemuel. Nandiyan po si Sir Warren, pati si Ikot Ricky po. Coach,
Ma'am Bacheba, si Jayman, si Warren. Pasensya na kayo. Nahuli lang. Wala na ata yung ubo nyo, sir name mo lang. Wala na ba yung ubo nyo? Nandiyak pa rin, kaya lang pinagagalitan ko lagi. Magkain kaya kayo ng luya? Di ba luya ay nakakagaling ng ano eh? Siguro hindi lang 5 kilo na ubos ng luya. Inigilan ko na. Magsasawa din ang ubo. Ang topic namin, sir name well, ano? Regarding po sa perception and understanding, yung differences ng perception and understanding, paano ito ginagamit, ano yung nagiging cost ng perception and understanding para maintindihan mo yung mga bagay-bagay at mga tao. Nagbigay halimbawa na nga kanina si Sir Warren, si Ma'am Batsheba, si Coach Ricky sa mga buhay-buhay. Ngayon naman, tinatalakay namin regarding kung paano natin dadalhin yung perception at understanding sa peace talks eh. Kasi medyo napahaba na bitinin natin sa peace talks at yung consideration, paano yung perception sa consideration at dito, ano yung understanding dito, dito kasi pagka pinasok mo yung tinatawag yung perception regarding sa peace talks, ang una-una mong babantayan dito lagi dapat mangunguna yung commendation rather than pointing fingers to your contact or kung sino man yung pakikipag-anuhan mo ng iyong peace talks. Kasi kapag ka nauna yung point, yung pointing fingers, mawawala yung perception mo na pwede mo siyang makausap at magkaroon kayo ng understanding sa mga bagay-bagay na ibibigay mo. Kundi kung ano yung common values na pwede ninyong pag-usapan in the first place, yun ang dapat gamitin. Kaya kung natatandaan ninyo, guys, kung napanood din niyo yung interview namin kanina kay ano kay Champ Donaire o Champ Donito Donaire. Ginamit ni Champ Donaire 'yon. Ang sabi ni Champ Donaire, in order for us to settle everything, dapat behind the scene, walang pointing ng fingers to each other kasi walang mabubuong commitment na mapahupa ang isa't isa. So yun yung perception na dapat taglay-taglay ng isa. Kapag siya ay, halimbawa, member siya ng panel sa Peace Talks, iwasan yung maninisi ka. Kundi, ano yung common value? Meron parang nakabukas po ng ibang sounds po, Sir Nemel. Wala sa akin. Sino po sa kanyo yung parang nakabukas po ng isang volume po? Na, isa lang gamit ko. Teka lang, i-mute ko po lang po yung iba. Ano ba ito? Mute. Mag-mute din ako. Sige po, Sir Nemel, kayo na po. Yun. So, yun yung isa sa pinaka-effective tools na magagawa ng isa. Kasi doon, gagamitan mo siya ng perceptive powers. Sa pamamagitan ng ano, kinakailangan yung approach mo in a positive way. Kasi, hindi ka maiintindihan ng kausap mo kung sa umpisa pala ng approach mo ay ikaw na ang tama. Kasi ang tawag nga dito, dapat, when it comes to negotiation, dapat stereotype. Kasi kapag ka monotonous ang approach ng isang tao sa isang bagay na gusto niyang ma-attain, ay hindi po mangyayari yun na magkakaroon ng magandang resulta. So, lagi, kapag ka stereotype ang communication, so magkakaroon ka ng perceptive powers na yung perception mo sa isang bagay, kung paano mo makukuha yung kanyang loob, ay yun ang magbibigay ng magandang understanding na mabuo ninyo ang isang bagay na kung saan lahat kayo ay sasang-ayon na oo, tama, dapat na pala natin itigil ito. Kumbaga, kaya, Sir Neville, may tanong na po ako. May tanong po ako sa inyo. Kailangan din ba ba sa samahan ng emotion dun sa, halimbawa, sa understanding, ano? Kailangan ba ma-feel mo yung emotion ng isang tao? Diba, halimbawa, nakikita yun mo na yung perception. Normal yun, kasi tao. Kasi pag hindi mo nakuha yung emosyon ng tao, hindi mo nakuha yung kanyang emosyon, mahihirapan ka na i-drive siya para maunawaan niya ang bagay na pag-uusapan ninyo. Pero lagi niyong tatandaan na kapag ka kayo ay nakikipag-usap, lagi ng emosyon ay lower than your intelligence. Kasi kapag ka nangibabaw ang emotions, wala kang may lalabas na talino sa isip mo.
you cannot be able to create a productive conversation to the people you are talking with. So in order for you to continue the positive alliance between the person na you're going to convince them na maupo kayo at magkaroon kayo ng pagkakaisa na mapahupa ninyong isa't isa, kinakailangan mangibabaw ang talino sa emosyon. Pero tandaan natin, hindi yan may iwasan na meron talagang lilitaw na emosyon. So you have to tackle that with intelligence. Pero ako, Sir Rembel, meron po akong tanong sa inyo lahat regarding sa dyan sa perception and emotion. Tatanungin ko na ko po yung lahat. Meron bang negative side ang understanding at ang perception? Sa pananaw nyo po at experience nyo sa buhay, meron na ba kayong nakitang parang negativity sa ano sa paggamit ng perception at emotion tuloy? Understanding? Meron na ba kayong napansin dyan? Sino po ang pwedeng maunang sumagot po? Nakamit pala sila. Teka lang po. Sige po. Ako na. Opo, opo. Sige po. Yung salita pa lang, understanding saka perception, walang negative ano to, connotation. Kasi positive words to eh. This is a positive words na ginamit. So kung yung tinatawag na downside ng perception at saka ng understanding, hindi ko nakikita. Kasi sa salita pa lang, nakita mo na kung gaano ka-positive yung word na ginamit. So dalawang salita ito, so two words na magbibigay ng balance. Eh. Kasi kapag gumana yung tamang perception ng tao, yung understanding mabilis. Tingnan nyo, bigyan ko kayo ng example. Pag nagkaroon ng peace talks ng government panel against the leftist, dahil hindi sila nagkakaroon ng tamang perception doon sa mga issue na tinatalakay nila, walang understanding na nangyayari. Puro lang pisto. So the government are wasting their money talking to the leftist and the result is vain. Ibig sabihin, futile. Walang magandang resulta. Nagsasayang lang ng pera ang gobyerno. Kasi nga, yung perception ng both sides, hindi magtugma. So walang understanding na nabubuo. Di ba? Kaya kung papansin ninyo, ang nangyayari kasi kapag ka nagkakaroon ng mga peace negotiations ang government natin between the other party, nauuna kasi yung blaming eh, yung pointing fingers. Kaya doon pa lang, wala na. Magkaiba na kayo ng perception. Kinakailangan mag-unite yung perception ninyo para magkaroon kayo ng better understanding at mabuo ninyo yung peace talk na dala-dala ng government panel. O kung hindi man sa government panel, halimbawa, between two factions of people that they're supporting their idols or their fan, their hero when it comes to sports. Pag wala kang maibibigay na magandang perception, mauuna yung blaming, hindi kayo magkakaroon agad ng ano ng magandang resulta sa pag-uusap ninyo. So, kung kukunin lang natin yung salita, actually wala siyang negative connotation. Pero nagkakaroon lang siya ng negative effect pagka magkaiba yung perception ninyo. So malabo magkaroon ng understanding. Kasi you cannot be able to connect the line of the other side of the party kung magkaiba kayo ng perception. Sir Nemuel, base sa narinig ko sa sinabi nyo, kahit alimbawa, yung isang idea ng isang tao, at alam nyo na kasi, di ba, pag sa perception, fully aware ka dun, at well-equipped ka sa idea, at dun sa, ano, sa pananaw mo, at sa naintindihan mo. Halimbawa, nang bigyan kita ng example, para magkaroon kayo ng tinatawag na positivity regarding what kind of perception you are telling to your counterpart. Halimbawa, ano ba ang pake ng gobyerno? Bakit ino-offer nila ang peace talks sa kabilang partido? Di ba? Dahil sa welfare ng mga civilians, di ba? Opo. So ngayon, kung ikaw yung government panel and you're approaching them, dapat doon ka magbigay, mag-focus ng pansin in a positive way. Paano? Sasabihin mo sa kanila na parehas naman natin
na yun ang pakay namin na magkaroon sila ng tamang welfare. So paano sila magkakaroon ng tamang welfare kung hanggang ngayon nagbabangayan tayo? And we are killing each other. And we are the same, we are the same Filipino. So in order to us, ha? Sige po, Sir Nemuel, naglag po kasi kayo kanina. Sige po, ituloy niyo po. Ah, okay, okay, sorry. So ngayon, kung yung common value na tinitingnan ng kabilang party at partido ninyo, sasang-ayon yun, yun na yung magkoconnect doon sa tulay na parehas yung perception ninyo sa isa't isa. So after that, after a long hour of conversation, magkakaroon kayo ng better understanding. At yung understanding na yun ay magbubunga ng ano? Naglalag si Sir Nemuel. Ha? Nawala na naman? Hindi po. Naghihinto-hinto po yung ano nyo. Yung boses po ninyo. Ah, okay. Sorry. Sige po, sige ulitin po. Ulitin ko, Lea. Maayos na po. Maayos na po. Oh. Yeah, ulitin ko, Lea. Ay, si so Sir in order for you. Si Sir Warren. Nasa dagat ata si Sir Warren. Ay, no. Nasa dagat po ba kayo? Parang may ilaw dyan sa likod nyo, ah. Nasa dagat ka ba, Sir Warren? Ah, wala. Nasa ano lang ako. Nasa rooftop ako ng aming building. So, meron kasi fireworks dito. Independent thing dito. So, kasama ko yung kultura eh. Naging unika yan. Okay, shoutout po, Jun Sulu. Sa pagdalaw po sa akin channel. Busta kayo lahat yan. Lamig. Kung nakang jacket. Kapag lamig. Eh, ito lang. Tuloy. I'm sorry. Sir Nemuel. Sige po. Ay, so, teka lang ha, Sir Nemuel, bago nyo ipagpatuloy yung sinasabi nyo, kukuha lang ako ng pick up sa sinabi nyo, parang dun sa na-absorb ko sa sinabi nyo regarding sa paliwanag nyo sa peace talks ha. Pakitama na lang ako kung nuggets ko yung sinabi nyo, kasi maganda yung point nyo eh. Medyo parang nilalaliman ko to, yung sa kaunawang ko, kasi yung perception, kasi diba gaya ng sinabi nyo nga, na kapag ginamit natin yung emotions natin dun sa mga bagay-bagay, nahihirapan tayo mag-understand. Ngayon, dun sa point of view ng perception, gaya nga sa peace talks na ginagawa kadalasan ng government, kailangan magkaroon ng agreement para magkaroon ng ano, ng understanding. Kumbaga parang ang pagkakaintindi ko kasi sa sinabi nyo kanina. Sir, ganito yun. Kasi yung agreement, yun yung huli. Yun yung huling gagawin. Ah, sige po. Paliwanag niya po, Sir Nemuel. Oh, yun yung huli na gagawin. Okay. So, yung perception na sinasabi ko, kinakailangan magkaroon kayo ng parehas na perception regarding the welfare of the people. So, doon pa lang, wala na kayong bangayan doon. And then, stop pointing each others. Kasi kung magpo-pointing kayo each other, you're blaming to each others, wala kayong mabubuong understanding. So, ngayon, kapag ka nagkaroon kayo ng tamang perception pareho, kaayon sa perception ng kabilang partido, magkakaroon kayo ng understanding. Tapos yung magiging bunga ng understanding, magkakaroon kayo ng agreement. Kasi yung agreement kasi binding yan eh. Oo, binding yan. Hindi pa pwede magkaroon kayo ng agreement tsaka palang understanding. Hindi pwede mangyari yon. Dapat understanding muna, and then the result of understanding is that you are going to sit down and pirmahan yung agreement na ito, nagkasundo tayo sa bagay na ito. Hindi natin to pwedeng baliwalain. Maganda 'yung sinabi niyo, Sir Nemuel. Meron tayong palawak no. Yung mga sinabi rin kanina ng mga ano, maganda rin eh, pero parang mas na anuhan ko ito na before the agreement, kasi 'di ba minsan naghahanap sila ng solution agad, ano? Pero bago pa lang kailangan matanggap ang solution, tignan muna 'yung ano, 'yung mga perception, kumbaga doon kayo magkakasundo sa ano eh, 'yung pananaw sa kumbaga, halimbawa, papagkakasunduan nyo ba yung perception nyo? Yung mag-meet dun sa perception nyo? Kasi kaya pa nga, hindi nag-meet yung perception nyo, walang understanding. At kung wala kayong understanding, yun, walang agreement. Diba? Tama yung sinabi nyo. Kasi madalas kasi ginagamit ka agad. Unawain eh. Unawain mo na kagad yan. Sige, anuin mo. Pero ano yung perception, idea. Mali yun. Kasi talagang magkakaroon lang yun ng short term agreement. Kasi hindi nakiklaro doon sa perception, walang clear. Wala siyang long effect. Kumbaga doon lang sa emotion mo abate. Magiging premature lang. Halimbawa, bigyan ko kayo ng isang premature na agreement. December 25, 31, ceasefire.
Pero after nun, pwede mag-end na. Oo, yun yung slogan. Panatang na walang di ba? Walang longevity. Ano? Longevity. Oo, wala siyang longevity na for the peace of the land. Di ba? Kasi sa gera, ganun, di ba, Sir Nemuel, ito lang, pakitama na lang din ako, di ba? Sa, nung mga unang panahon, nung mga gera nung unang panahon, merong konseho. Yung tinatawag dati na parang bago sila maggera ay pinapaalam nila yung kung sino yung mga halimbawa, oh, hindi nyo pwedeng idamay ito. Yung kumbaga bago sila maglaban, meron silang parang kasunduan. Ano bang tawag doon, Sir Nemuel? Meron silang tinatawag, nung unang panahon, conscience of war. So sa conscience bago of war, bago sila maglaban, meron yung silang tinatawag na halimbawa A at B. Bawat partido, halimbawa yung A, magpapadala yan ng tinatawag na ambassador, representative, na ito yung aming perception para hindi magkagera. Ngayon, tatanggapin niya ng kapilang partido. Babasahin ko ano yung perception na gusto nilang ipahatid. Eh ngayon, hindi aagree yung kabila. So ngayon, ang magiging agreement nila doon, kung sakaling kami ay matalo, ganito yung magiging arrangement na gagawin ninyo sa aming subject. Ganon din sa kabila. Kahit ngayon, ganon din. Sa katunayan, meron tinatawag na Geneva Convention sa war. Regarding the law of the war. Kaya pala, Sir Nimble, napapanood ko sa mga pelikula, ewan ko lang kung totoo ito. Yung, di ba, parang ng unang mga medieval ages, di ba, bago sila mag, di ba, nakumpulan na yung mga army, nandun na yung mga batalyon, nandun na sa gitna. Magpapadala pa sila ng dalawang parang mensahero dun sa gitna. Yung hari, pati yung hari, magdidikit sa gitna, mag-uusap kung ano yung mga gagawin. O, hindi nyo pwedeng, kumbaga, halimbawa, siguro, pag may mga sugatan, hindi nyo na pwedeng ano yun. Kumbaga, para may dos and dos. Merong agreement. Merong perception. Ganun. Ganun pa lang, ano. Totoo pala yun na ano yung kaya sa mga pelikula. Sabi ko sa'yo, yung pinaka-latest natin ngayon, yun yung tinatawag na Geneva Convention of War. Ngayon, bakit sa Geneva lagi-laging ginaganap? Kasi tandaan natin na ang Switzerland ay isang neutral country. Yung parang mga tinatawag magkakakonseho pa sila, ano? Yung parang, susuko ka na ba? Yung parang ganun, di ba? Parang may partido pa na, sumuko na kayo. Yung parang bansa nyo na. Tapos, nagkaroon na ng understanding, natalo na talaga, naunawaan nilang talo na, magkakaroon ng agreement. So kung ano yung agreement na yun, halimbawa, bigyan kita ng example, ha? During the World War II, nung matalo yung Axis power, ano ba yung Axis power? Germany, Italy, at saka Japan. Ngayon, nung sila ay pumirma sa agreement after ng World War II, ang agreement nila, alam ko ano? Lahat sila na natalo ay magkakaroon sila ng US bases. At sila ay magbabayad pa sa Amerika monthly or annual na babayaran nila sa US. Yun ay pipirmahan ngayon ng kabilang partido dahil natalo sila di ba? Kaya until now, the US government are enjoying their bases in Italy, in Germany, and in Japan. Dahil yun ay nakasaad doon sa kanilang agreement. Naglalag si Sir Nemuel. Naglalag po kayo, Sir Nemuel. At kaya, ano, nakalagay yung sarili. Sa iyo yan, mahina na yung ano mo, Stream Yard. Pag ilang oras mo na ba ito? Ano pa lang po? Simula lang. Dalawang oras. Simula ang ginamit. Nung simula nung nag-LS ka lang sa game. Ano pa lang po? Tatlo. Ay, hindi, kagabi naka 4 hours ka eh. Nung una ay ano, ay dalawang oras. Hindi, una ko 30 minutes lang yung una ko eh. Tapos yung pangalawa ay dalawang oras. Tapos apat na oras. Siguro mga ano pa ako, wala pa ako sa 10 hours. Ba, kasi ito, humingi na yung GP mo sa ano, Spaniard. Sige po. Ayusin ko po 'yun kapag ano ko po. Pag nakaano na po ako sa StreamYard.
Ito mayroon ba akong tanong? Kasi ano, clear si ano sa amin eh. Magsalita si ano, sir ni Mel, clear sa amin eh. Ah, clear ba coach? Clear ako? Oo, clear ka. Ah, okay. Okay, okay, thank you. Baka sa stream yard ko po eh, ano, mahina. Sa'yo yan. Excuse lang, no? Kailangan ko na yata matulog. Pasensya na. Sana maintindihan nyo. Nabasa ko yung ano natin. Agree ako dun. Pero kailangan ko na matulog. Eh. Pasensya na. Opo. Gusto ko pa makipag-ano sa inyo. Pero parang hindi. Salamat, Mama. Meron pa siya akong importanteng kausap kanina. Kaya hindi agad ako naka-appear. Hindi, okay lang. Pero kailangan ko na mag-arikatura na ako sa oras. Salamat yung lahat. Nabasa ko yung ano, pero sige. Thank you so much sa inyong lahat. Salamat po. Sige po. Sir Warren, good thinking. Thank you sa inyo. Sir Jayman. Hey, ma'am. Salamat po. Ito naman, magtatanong naman ako, Sir Nemuel, regarding dito sa mga issue na nangyayari sa kanina. Ako, Sir Nemuel, humanga ako kanina sa kay Batang Mindanao eh. Parang ano siya, nadala niya, parang ano, ngayon ko lang siya nakita na parang mayroon palang ganun siyang karakter na kaya niyang ano, humarap sa mga ganung klaseng situation ng pagpapaliwanag. Natuwa nga ako, sabi ko, aba, ibang klase din pala ito. Kumbaga mayroon siyang klase ng may perception siya at may understanding. Ang galing, natuwa ako, tapos pumasok pa kayo kanina. Ngayon, nagkaroon ng ano, ng hindi mo ba alam, mas maganda ko siya. Yungan, si Batang Mindanao kasi, isang pangulo yan ng pangkat doon sa looban. Opo. Ano po? Pangulo siya ng pangkat. Ah, opo. Mas mataas na... kayo sa mayor. Sa mayor. Kasi pangulo ka ng pangkat eh. Ah, kumbaga mayor din. Ibig sabihin na mahusay ka sa ano, the way you handle the people inside. Okay. May posisyon. Kung mayor, may posisyon yan. Batang Mindanao eh. Kasi meron nun eh, mga jurors. Tapos parang yung jurors, mga mayor de mayor yun eh. Mga ganun sa loob yun eh. Pero nakita ko yung art of ano niya, yung sa perception niya at sa yung the way ano niya, yung the way she speaks. The way he, ano, parang meron siyang understanding at perception eh. Nagdala niya yung perception regarding dun sa ano niya, yung ano bang tawag dun, yung perception niya regarding sa mga issues. Diba, syempre, protector nga siya at dinedefend niya si Cuadro Alas. Nagdala niya yon nung nakausap niya si Ma'am Rachel at nung nakausap niya si Sir Nonito. Tapos nandun na rin kayo. Kumbaga, ako humanga ako kasi syempre, di natin kadalasan nakikita si Batang Mindanao na ganun yung ideology sa mga bagay-bagay, how he handled the situation. Ang galing, humanga ako eh kasi hindi siya nagrarant, hindi siya, basta't yung pamakikita mo ipang intelihente. Diba? Ang galing ang tuwa nga ako. Sabi ko, may ganito palang ano ito eh. Marunong siya ng ano eh. Ng expression ng ano eh. Ng perception eh. Kaso lang, siyempre, hindi nga lang siya ganun ka mag-ano ng Tagalog. Pero maganda yung way of ano niya. Yung way of ano niya. Parang natuwa ako dun kasi ang ganda niya na mag-deliver eh. At yung pagbanggit niya sa the ways na peace talks, yung kumaga parang mapayapa siya na sige hindi na ako magaano, maganda. Nakita mo yung perception niya doon, he acknowledges mistakes. Una yon na mag-aagree agad yung pausap niya. Kasi doon pa lang mababa ka na eh, nagpakumbaba ka na eh. He acknowledges mistakes. Isang ano yon, napakahirap gawin yon na isang tunay na lalaki. Pero nakita mo kung gaano siya katunay na gentleman na he acknowledges his mistakes. So, isang fundamental yan na magagamit natin na in every account na makikipag-negotiate tayo sa isang mapayapang negosasyon, we stop blaming its others. Tsaka class act, Sir Nemuel. Ganda na ano ako. Magado na ano ako. Yung class act and gentleman. Yung parang yung pagiging gentleman lumabas dun sa yung other side na parang
kakausap ka ng katulad nun nila Sir Nonito Donaire at nila Ma'am Rachel, lumabas yung parang other side niya na meron pala siyang ganung karakter na akala lang natin nag-rat siya, na nag-ano. Meron siyang ano, paninindigan sa sinasabi niya. Tapos in the other way, meron siyang ano, yung intelligence sa perception na dinideliver niya yung idea niya na tungkol dun sa mga nangyari. Ang galing, kaya nga humanga ako, sabi ko, ano ito? Jiman. May matalino ito. Gaya ng sinabi ko sa'yo. Jiman. Gaya ng sinabi ko sa'yo, dun sa looban, mas matigas yung ulo na hinandula niya. Ah, kumbaga talaga matigas meron talaga. Matigas yung mga ulo na hinahawakan niya. Meron siyang experience sa pag-handle ng mga bagay-bagay. Galing-galing. Tama, okay. Tama. Gano'ng kahirap. Yung mga pulis nga, hindi kayang pasunurin yung mga yun. Oo. Hindi, tama talaga yun. Sa loob, meron talaga mga tagapagpasunod talaga ron. Hmm. So, tandaan natin na yung rango na yun, isa sa pangulo sa pangkat. So, hindi biro-biro yung hinawakan yung tao doon. Ibig sabihin, yung batang Mindanao, hawak niya yun. Saka magaling siya mag-ano, yung natuwa ko kasi yung ano niya, class act eh. Yung class act ng ano, magaling. Sabi ko, kung makikita mo lang yung sa other side at sa kabila, talagang ano eh, nakuha ni Batang Mindanao. Kung magaginagalang ko si Batang Mindanao, parang mas lalong tumaas pa yung respeto ko kasi sa class act na pinakita niya at yung sa perception niya. Kaya nga na parang natuwa ako pag-usapan ng perception kasi maraming yung perception ni Sir Nonito, yung sinabi niyo rin na perception regarding dun sa issues at sa peace talks, ang ganda eh. Kaya kita mo matiwasay at napahinuhod lahat ng mga boat camps, di ba? Ngayon, di ba? Nagkaroon na ng parang peace talks, nagkaroon na ng kapayapaan, di ba? Nagkaroon na ng verbal agreement. Masok yung topic natin, oo. Nagkaroon ng verbal agreement pwede. Dahil sa perception. Pwede pag... Jiman, nagkaroon ng ano, yung mga ganyan siguro, doon na siguro sa private natin yung pag-usapan. Ah, opo, sige po, sige. May tonight si ano doon. May tonight si ano, basahin mo, Warren. Opo, sige po. But anyway, we're so happy na nagkaroon tayo ng ganyan itong mga pag-uusap. So, before the end of the year, maganda yung magiging takbo ng ano natin, ng kabilang kampo, mahusay yung pagdala natin ng ano, ng ating perception. At the same time, nagkaroon ng better understanding sa both sides. So, nagkaroon ng magandang verbal agreement. So, yun yung so, end of the story. Yun yung end of the story. Kaya nga sa... Yung hula ko talaga dati, sabi ko, merong solusyon dyan sa mga nangyayari ng kaguluhan na yan. Hindi lang pala talaga lumalabas kasi, ano eh, kumbaga mainit pa eh. Pero katulad nyan, halimbawa, lumitaw na yung solusyon na nakapagpahinuhod lang ay sila Ma'am Rachel at sila Sir Nonito Donaire dun sa issue. Maganda rin kasi merong public figure na gigitna din eh. Kumbaga sila, di ba sabi nyo nga Sir Nemel, di ba, parang si Sir Nonito ang... pwede makapagpalamig sa mga ano sa init kasi parang mas mataas siya eh, parang mas maraming kumikilala sa kanya eh, di ba? Kaya maganda yung nangyari kanina, natuwa ako kasi nagkaroon na ng kapayapaan, di ba? Nagamit yung persuasion yung perception at yung understanding. Galing. So yun yun. Yun yung positive connotation ng mga salitang yun. Kasi mahirap magkaroon ng ano eh, ng understanding sa mga bagay-bagay. Kaya nga pag hinimay-himay natin, 'di ba? Parang paano mo iunawain ng isang tao yung mga nangyayari at higit sa lahat yung situation, 'di ba? Parang mahirap magano eh. Pero in the other end, kapag halimbawa may mga katulad nito, mga talakayan na ganito regarding sa perception at understanding, naihimay natin, nagkakaroon tayo ng idea sa mga nangyayari, 'di ba? Kaya ako natutuwa ako eh, kaya nga na ito na i-topic ko eh. Dapat ang ta-topic ko yung about arts eh, pero nakita ko yung ano, yung nangyari kanina, parang humanga ako kasi wala yata si neutral. O nga po, inantay ko wala po ata si Sir Neutral. Nasa work pa. Ay, hindi, weekend ngayon, baka nasa ano yun, nasa yam-yam. Hmm.
Saka maganda rin yung pagkakaano kanina, no? Maganda, natuwa ako kanina talaga sa mga nangyari kanina. Parang nakakataba ng puso. Makakita ka ng ganun na pistox na ano. Na parang hinahanap-hanap mo na magkakaroon ng kapayapaan sa boat camp. Diba? Kasi iisa lang naman tayo. Boat, ano tayo? Filipino blood. One blood lang tayo. Kumbaga, talagang dapat huminto na yung mga kaguluhan. Diba? Tama yung nangyari kanina. Kaya... at kumbaga parang I'm very proud na nasaksihan ko yung ganun. We will just be positive na lang na sana ito na nga yan kasi ano eh, malaking factor yan para sa atin. Masuportahan na natin lahat ng mga boxers. So, at the end of the day, kung meron, maganda yung sinabi ni Champ Donito, sabi niya na eh, kung wala namang problema, makaiba yung pinapanigan natin sa ngayon. Pero kung meron tayong tinatawag na healthy debate, at the end of the day, we're just friends. Oo nga, yung healthy debate, yun nga ang kailangan natin. Kasi, iba sinabi niyo nga kanina sa ano ni Batang Mindanao na hindi mawawalan talaga ng argument eh, pero kung halimbawa mayroong mga kanya-kanyang paniniwala at pinapanigan dun sa ano, paganda magkaroon ng healthy debate regarding dun. Oh, kasi diba? Pag may healthy debate, ibig sabihin nun, meron tayong respeto sa isa't isa. Kapag taglay natin yan, no matter who they are, who we are, at the end of the day, tapos. Gentlemen, natapos niyo yung issue, hindi man kayo mag-agree, pero nire-respeto ninyo ang isa't isa, walang mamumuhong ano idwaan both sides. Oh, yun nga po noon. Yun ang maganda noon. Kumbaga parang nakakalungkot pa doon na we're just talking only about boxing. Kaya lang lumalayo na yung mga issue kung saan sana nakarating. So, mabuti naman at least kahit paano ngayon sana no. We're hoping. Ako naman naniniwala ako na ano na magtatagumpay naman lagi ang liwanag sa kadiliman. Na talagang ano time will come. At saka time heals naman eh, kumbaga parang ganun talaga yan eh. Mayroon talaga. Okay, alam, kasi ulit-ulit din natin na yung sugat na gumaling na eh kakamutin pa rin natin ang kakamutin. Pag nagkaroon ng infection niya, mas malala pa yan kasi sa naunang sugat. Kaya tama talaga na itigil na yung pagtuturo kung sinong mali. Kaya doon pa lang, magkakaroon tayo ng better perception, understanding, at yung equation nun, magkakaroon ng agreement. Opo. Okay, Sir Nemuel, bago ko mag-end na kasi ako ng live, ano? Bago ko mag-end ng live, pagsasalitaan ko muna kayo regarding dito sa mga last statement nyo sa ano sa about perception and ano ang pananaw ano yung magandang qualities na naibibigay ng perception and understanding. Ano nawawala? Amin tinawag ni Jayman. Bago po tayo mag-end, ano po ang parang nakikita niyo magandang qualities ng perception at understanding na pwedeng gawin natin sa ano sa buhay natin at sa mga bagay-bagay. Ang pinakamaganda diyan ano sa lahat yung faith. For better understanding and for better perception in life. See yung ating sentro na yan yung sentro natin. Kasi pag wala yan, baka madala ka sa iba. Madala ka sa ibang daigdig ng paano mo hindi ang mga bagay. Hindi mo ano eh. Ibang tayo. Sa lupa. At meron yan. Kasi may kumbat ka naman, pero hindi naman nag
kabutuhan. Sa kabutihan, iba rin yun. Kasi yung kabutihan is about all your faith, about your about your belief. So, mahalaga yan. That is for me. Kayo po, Coach Ricky. Ito, sige po, Sir Warren, pagpatuloy niyo po. Tapos sunod po si Coach Ricky po. That's all. Yung para sa akin, hello, para sa akin talaga yung perception at saka understanding. Kailangan talaga ipasok ko yung ano, yung principle niya. Kagaya ng ano, yung kailangan mo, kailangan mataas yung pang-unawa mo talaga. Kasi pag wala ka nun, kailangan, pag wala ka nung pang-unawa na yan, yung pinakamataas na pang-unawa mo yan, hindi mo maabot talaga yun. Paano mo ipa-feel sa mga tao na kailangan mo palang gawin to para malaman nila na ganito ka sa ganito ka klaseng pagkatao. Yes, okay. Malalim para sa akin, kailangan talaga. Kagaya nung kay ano, kay Sir Nimuel, sinabi niya yung pistok na ano, yung taga-handle ng pistok, for example sa government, yung ano talaga eh, yung taong yun dapat ano siya, mataas yung pang-unawa niya at saka marunong siyang magbasa kung anong klase yung hinaharap niya na tao, paano niya ito eh tackle yung mga problema at paano sila mag connive sa mga agreement nila, magkaintindihan talaga. Yun lang sa akin. Okay po. Kayo po, Sir Nimuel, ano naman po ang parang ano niyo po, masasabi niyo po dyan sa usapin natin nito regarding sa perception and understanding? Yung masasabi ko nga dito, na kunin natin to in a positive way kasi mas mabilis magkakaroon ng understanding na yung perception mo, perception niya, magkakaroon agad ng mabilis na magdudugtong. At kapag nagkaroon ng pagkakaunawaan, mabilis kayo makakabuo ng agreement. At yung agreement na yun, ang magbibigay sa inyo na anak, tandaan ninyo guys, na in every situation, in every peace talks, kahit pa nagkaroon na niyan ng agreement, tandaan natin na hindi lahat ng peace talks na nagkaroon ng agreement ay naging matagumpay. Nagkakaroon niyan ng tinatawag na either side, nagkakaroon ng violation of agreement. Di ba? So, hindi tayo pwedeng mamuhay na lang doon na nagkaroon na ng agreement. Kailangan natin mapagmasid at maging ano tayo, maging matalino tayo. Kasi kapag ginamit natin yung ating better perception and understanding, hindi tayo basta-basta maililigaw nito. Okay, yun po. Okay, guys, i-end ko na po itong live na ito. At nagpapasalamat po ako lahat dito sa aking mga nakasama sa panel. Kay Ma'am Batsheba, kay Tigres, saan po ba yung umakit kanina? Si Coach Ricky, si Sir Warren, at kay Sir Nemuel. Gayun din po sa lahat po ng mga dumaan dito sa akin channel, kay Miss G, kay Pulverizer, kay sino ba tayo sa kay John Solon. Maraming salamat po sa inyo. At lagi ko pong pinapaalala sa inyo, ako po hindi po ako expert, hindi rin po ako professional. Sinasabi ko lang po itong mga bagay na ito dahil gusto ko pong talakayin. Gusto ko rin pong makaunawa dun sa mga bagay-bagay kasi ako din po nagsiself-study din po ako regarding sa mga buhay-buhay. At nagpapasalamat po ako sa mga panel natin kasi marami po ako natutunan regarding sa perception and understanding. At sana po meron din po kayong mga naunawaan at naintindihan. Nagpapasalamat po pala ako ulit sa Diyos dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na makapag-livestream ulit. At ganun po ulit sa inyo. Susunod po na livestream natin, baka bukas po, lobin po ulit. Maraming salamat po sa inyo. Panatilihin po natin ang pagmamahal, respeto, at pagiging Pilipino. Maraming salamat po sa inyo guys at sa susunod po ulit. Salamat po.